pati. Wala kayong magagawa. Ako, speaker. I mean, Bisaya kasi ako. Pag mali-mali yung pronunciation ko, na-important yung katunog. Ang arte nyo, yung katunog. Huwag na kakatihan. Tama. Parehas lang yan. Ang importante, mapera tayo. Tama? Bakit? Bakit? Pag pumunta ka man ang bako, kailangan pronunciation. Bansa, pag mag-English ako sa ibang bansa, wala silang pakialam. Ano, tama? Pero power talaga ito sa Pilipinas. Grabe talaga. Ang pepintis. Hindi ko mabanggit na nga eh. Oo. Sino yan? Sinasabi, sabi ko, tulog na yun. Pero tama, tama. So sometimes, there's some award, so you can use that certificate for application as a newly graduate para matanggap ka. Tama. Para sa mga empleyado, for promotional purposes. Kasi karamihan po na pinopromote, yung mayroon po silang nadaanan na self-development program. Yes? Okay, mamaya yan na natin yan. Now, maraming tao nagtatanong, bakit kailangan may training? Akala ko ba, produkto lang, magbinta lang, mag-recruit lang, gano'n. Bakit may training, mayroong indio, mayroong ganun-ganun. So, marami kayong katanungan kapatid. Isa sa inyo, marami katanungan. Bakit kailangan pang may ganito? Di ba, pwede namang yung sumari ako. Tapos mag-invite ako. Bakit kailangan pupunta ako sa linking? Bakit na yan? Diba? So, maraming katanungan. Now, mayroong isang tao na ang pangalan si Pedro. Kilala si Pedro? Yes. Huwag niyo muna kausapin yung katabi niyo. Ha? Kitang-kita ko talaga eh. Alam mo ba nang inom ako kanina ng ano? So, super cup. Ang hirap pag may misis ka. Alam mo, dati pag wala akong misis, kaya gano'n, wala mo. Hindi na totoo na wala si President, wala si President. Dati, big-ibig namin. Itismas natin si President, is wala diba? Dami pa siya, big-ibig namin sa Trinidad. Nasa araw, nasa na mga 500 na tao. Wala pa si President, diba? Kami inisip na sa misa, parang na kami kasi naka-open talaga, anong gano'n? Ito siya, grabe. Sabi ko, nagalit yung President. Bakit pare? Kasi sa tawin, President, open yung ano mo, ay open pala. The good news, puti na lang, wala pa yung panty liner, ang pangit si Gloria. Bakit mayroong bawal tumawi dyan, tapos may tumatawi. Bawal umihi, mapangi. Bawal magtapo ng basura, ang daming basura. Tama? Tinatanong mo yan. Tama? No joking, may mag-uugi. Ang kulit. Sabi mo, huwag maingay, naingay. Huwag ka usapin yung katabi, kinausap talaga. Bawal talaga. Oo, wala kong tubig. Oo, mayroong isang tao si Pedro. Si Pedro, ito si Pedro, siya po yung taong pinangarap na matanong. Pati, alam mo, malupit kapatid, pati yung creation na God, tinatanong, ano yun? Bakit may bagyo? Mga ganon. Bakit may ruling doon? Bakit may ulan? Bakit may araw? Ganon, tama? Tinatanong lahat yan. Dumis sa punto, kapatid, guys, na naglalakad si Pedro, nakakita siya ng puno ng salamage. You know what is salamage? Oo, tama rin. Oh, sampalo. In English, sampalo. In Tagalog, tambaling. Sabi ni Pedro, ano mayroon sa tambaling? Three. Malaki yun. Ang puno, malaki hindi. Malaki. Ang bunga, malaki hindi. Maliit. Sabi ni Pedro, Lord, parang mali. Malaki ang ano, malaki ang puno, maliit ang bunga. Maliit. Anong gawin? Nakakita siya ng sanjak.
Alam yung sanja? Oo, oo, English pakwan. Nakita ka, nakita niya. Anong mayroon sa sanja o pakwan? May puno, wala? Wala. Maliit ang bunga, maliit. Malaki. Malaki. Sabi niya, Lord, mali na naman. Malaki bunga, wala. Wala puno. Tama? After a days, bigla siya natapat sa puno na sampalo. At pagtingalaan niya, nalaglag yung puno ng sampalo. Tamaan siya dito, sabi niya gano'n. Lord, kaya pala eh. Kasi pag yung puno ng sampalo, kasing laki ng bunga ng salalo, yung sanja, tapos nahulog sa mukha ni Pedro, ano mangyari? Basag, tama? Hindi ko sabihin kapatid, maraming yung katanungan, bakit may training? Bakit kailang makatid ng training? Siguro, hindi ko pwede sagutin ngayon. Bukas, next week ko pwede sagutin. Pero 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, drive na drive mo yung paborito mong sasakyan. Matutulog kang mahinding, wala kang pakialam tumaas ng 1,000 per kilo yung bigas. Doon mo na ma-appreciate. Kaya pala may training. Kaya pala kahit inaantog ako, gabibihin talaga ako. Kasi may training. Yes? Yes. Nang nag-umpisa ako dito, ang sabi sa akin, mag-atin ng training. Ang hirap po kapatid kasi before, hindi ko marunong mag-English talaga. I can't understand. Even I cannot read in English because I cannot understand. Kasi sa Bisaya kasi, Bisaya ako, kung makakabisaya ko marunong mag-English, ba't doon kami sa bukit? Talaga nga hindi kami nakaapak talaga ng ang papa ko, grade 3, ang mama ko, grade 2. Kaya malaki ang respeto ng mama ko sa papa ko kasi grade 3 siya. Status symbol. Tama. So, nag-aral ako ng high school, doon sa isang ordinary din na hindi naman ko pa ng kahigpit. Kaya yung anak ko ngayon nag-aral, doon talaga sa English ko, kaindari, mga kasama niya, mga Chinese, Koreans, tama? Oo, para sabi ko, iwan ko lang anak, pati balugot yung ilong mo dyan. Pinakawala ko yung anak ko, grabe, bahala ka sa buhay mo dyan. Oo, gusto ko matuto mag-English, para pag tinatawanan ko, siya nang sasagot. Ganyan. So, guys, okay? Now, ang pag-usapan natin ngayon about business, okay? Pag-usapan natin, why kailangan ng training? Importante po kasi na ma-incultin sa utak natin na kailangan natin putulan ang mga bagay-bagay para maging successful ka. Tama, mali? Tama. Kasi sa ang utak kasi natin, kapatid, like my parents, alam mo mama ko, sabi ng mama ko? Sabi ng mama ko, anak, kahit kurang pera, ang importante, malusog. Tama? Kahit na walang pera, basta, narinig yung word na yan? Subukan mo, ikaw, wala kang, ang lusog mo talaga, pero wala kang pera. Iwan ko lang. Pababa kasi sunod, mamutlak-mutlak ka. Ang hirap na walang pera, lalo pag mayroong tumawag sa'yo kasi may utang ka. Tapos nakikita mo sa cellphone, walang pangalan. Sus, ito yung maniningit, Ang hirap nun, tama? Ang hirap nung sigilan kapag wala kang pera tapos sinisigil ka, mahirap hindi? Napakahirap. Kaya kailangan po may pera, okay? Now, sino pong graduate ng UP? UP Diliman. Okay. UP Diliman, UP Diliman. Okay. Now, UP Diliman. Yes, what course? Linguistics. Si ma'am, attorney po si ma'am. Oo, nandun sa buong attorney siyang hawak doon. Yeah, dito mga kita ko, may mga attorney, may mga doktor dito. Tawa lang kayo. Grabe, gawaan din ng pera. Wala yan, dito tayo. Magdikdikan din ng pera dito. Now, ang UP Diliman, diba 2005? Anong year ka nag-graduate? 2003. 2005, conducting research. Nag-conduct sila ng research 2005. That research revealed to the people who are working from the age of 20 and who they are at the age 60. And they found out, kapatid, na grabe, amazing. Isipin mo, okay? Nag-conduct po ng research ang UP Diliman, okay?
at yung research na lang, research na yan, para po sa mga tao na nagtatrabaho mula at the age of 20 at sino sila at the age of 60. At we found out, kapatid, na out of 100%, okay? Ito yung result, result ha, out of 100%, 56%. Out of 100% ha, mga tao, who are working and only are at the age 60, 56% are dead, dead broke. When I say dead broke, sila po yung namatay, worse. Tama? At the age 60, who they are, sila po yung namatay na hindi natikman yung buhay na kasaganaan. Including my grandparents sa side of my mother. Even Dunkin' Donut o Mr. Donut, hindi talaga nasubukan. Tama? Sino po to? Out of 100% population mo Pilipinas, 56% are they broke. Ito po yung mga tao, during their time, they are lack of discipline. They are so relaxed. Ano po yung discipline? May training, may opportunity, ayaw. Walang disiplina. Tama? Relax sila sa buhay. Ayaw nila mag-aral. Including my parents, my father. Ang lola ko may panggastos. Kasi asindira naman, nasindiro naman ang lolo ko. Oo, yung pinaghati-hati, ulo, naghirap-hirap na kasi pinaghati-hati na. Tama? Asindiro ang lolo ko, panganay ang papa ko, ayaw mag-aral, nangangabayo lang. Papaaraling ng sa school, dala-dala yung kabayo, namimitas ng mangga. Kaya grade 3 lang ang papa ko. Now, ito yung mga tao, they are lack of discipline. They are so relaxed. Sila po yung walang training. Walang training. Ang importante, mabuhay lang. Ang importante, kumain ng 3 beses isang araw. Ang importante, makatulog. Tama? Pag tinatanong ako, how's life? Ito, kahit papano, kumain ng 3 beses ang araw. 75%? Magkamali lang, 74%. Ay, nakuha mo? Nakuha mo? Oo. So, ito yung kapatid. Ito yun. Sila yung taong relax. Sila yung taong nagpipli. They are pleading of their time. Di bali, nandiyan naman yung asawa ko, nagtatrabaho naman. Di bali, sima naman yung asawa ko. Di bali, may savings kami. Di bali, may lupa kami. Di bali, ang mama ko may pera. Paano kung mamatay sila? Tama? Di bali, nagbibigay si mama natin yung pera. Di bali, may savings, malakas pa ako. Guys, pag natutunan nyo dito, habang malakas ka, it's time to dance. Kasi pagtanda mo kapatid, hindi mo na kailangan, you don't have strength to dance. So dito, you have to understand, ngayon, habang bata ka, you must dance. So dito, do not play. Why, if you're going to play your life, later on mo, pagtanda mo, you're peeing. Ano po yung peeing? Oo, dito ka magbabayad. Bakit po? Dito po, yung strength mo, decline na. Am I right? Hello? Hi. Hello? Okay, decline na. Okay. Dito, at the age of 60 to 70, wala nang tatanggap sa'yo, mag-apply ng managerial. Na nakuha nyo ako? Oo. Ang tawag sa'yo, senior citizen. Now, paano kung wala kang pera? Na nakuha mo? Ang iba, di bali alagaan ako ng anak. Marami na pangangaw ngayon. Alagaan. I have my kids can care of me. Oo. Can take care of me. Can give a lot of what you want. Diba? Nung tumanda ng anak, paaring mamahalin ka ng anak mo, pero kapatid, 50-50 kang mamahalin ng manugang mo. Kasi yung manugang mo, hindi mo yung kamag-anak. Tama? Anong mahal mo, kuya? Hihirap naman yung kasi ka dahil tan. Ikaw pala yan. Huwag na yan. Nagsawan ako dito. Si principal. Anong mahal mo, ma? First time, hindi.
attorney. Yeah. Oo. Anong mahal mo? Yung anak mo, yung dinan mo? Anak mo. Oh, si? Tama, tama? Oo. So, dito, they are playing. Tama? And ang kapatid, grabe, ang time napakabilis. Ang bilis ng time. Ang iba namang tao, 34 of, out of ano, out of which, 34%, ito yung mga tao dependent. Dependent of others. Of others. They are dependent of others to survive. Di bali, may bumubuhay naman sa akin. Di bali, ganito. Nagdidepend sa ibang tao. Di bali, may mga anak naman ako. Na nakuha mo? After 60 years old. Depend. Alam mo, I love other countries, especially sa mga Chinese. Kasi grabe talaga. Pero mas masarap ang Pilipinas kasi may nagmamahal na anak sa China kasi. Oo, sa mga Chinese kasi, kahit si 80 years old ka na, nagtatrabaho ka pa rin. Tama? Para kumikita. Tama? Oo. Yes. Dito, dependent of others. And guys, look at this. 5%. Okay, 5%. Ito po yung mga tao tinatawag natin kapatid na still working. Still working to survive. Marami pong mga tao ngayon, marami pong makilala, nag-retire na nga, naghahanap pa ng trabaho. May nakilala wala? After the retiring, but still searching an opportunity, tama? To feed himself, tama? To stay alive. Na nakuha mo. Marami pong makilala ito, sabi ko, grabe. Ang lifespan ng tao, 70. Pag lumampas ka lang 70, 71, you're so lucky, 80 yan. Tama? Lifespan. Nag-retire ka ng agad 60. So you have 10 years to enjoy your life. E paano kung 65 years ka nag-retire? You have only 5 years. My question, how can you enjoy your life sa 5 years? Marami ka ng arthritis dyan. Ang kapal ng lens ng mata mo, ng salamin mo, may rinoma ka na, pasutap-sutap ng blood mo dyan, na nakuha mo. Nangyayari? Yes. Oo. And 4%. Ang 4% ko kapatid, ito yung mga tao, financially free. Sila po yung mga tao during their time, nagkaroon sila ng disiplina sa sarili. Nag-impok sila. Pag may pera sila, nag-invest sila. Sila yung mga taong hinahanap yung opportunity. Sila yung taong opportunity grabber during their young time. Kaya nung pagtanda sila, mayroon po silang investment na nakuha mo. Na ang pension po nila hindi 6,000. Ang pension po nila grabe ang tinatanggap na ang laki. Ang dami kong kakilala to sa Baguio ganyan. Yung ibang kakilala ko dyan sa ISIM pag Tuesday, nagtaybo-taybo. Na nakuha nyo? Kasi may pera. Sila yung makikita ko dyan na papasa-pasa lang ng newspaper. Tama? Tinitingnan yung stocks kung tumataas. Sila yon. Nakikita mo dito. Actually, ito kapatid, pagalingan dito. Balay ko sinasabi, you can judge me. Pagpagtanda, doon tayo magkita-kita. Tama? Now, dito, ito yung mga ano, and kapatid, only 1%. 1% only lang. Ito po yung mga taong, they are rich or wealthy. Ito yung only 1% lang. Can you imagine, out of 100%, only 1% na po yung mayaman. At saan po nanggaling itong yaman na to? Anong klaseng tao yan? Okay? 100% out of 1%. For example, in 1 million, ang 1 million, magkano 10%? 10,000, yes? 10,000. May kasama ba? Ito sa pa ko. Hello? Baka wala kasi eh, no? Okay. Out of 100% of 1%. Guys, number one,
10% ng mga mayayaman, sila po yung may-ari ng corporation. May-ari ng corporation. Mga big corporation. The question, we are the owner of the big corporation? No. Tama? Number two, another 10%. Ito po yung mga taong, mga highly professional. Pag sinasabi kong highly professional, like doctor and attorney, pag sinabi kong highly kapatid, sila po yung may-ari ng mga malalaking firm, medical firm, law firm, sila po yung may-ari. Hindi porket sabi mo, doctor ka, lawyer ka, you are rich, no? Tama? Marami pong kakilalang attorney, taga-tamark ng ano, yung tapat, yung pag-notary, notary. Oo, inuutang pa yung 200. Kasi kaibigan. Marami pong kakilala dito, tama? Kasama ko sila. Pakata ang line ko. Nandito yung isa. Tawa-tawa ka dyan, ha? Wala. Hindi sanay ka naman sa akin. Bato-bato sa langit ang magtaman, mabubol na lang. Okay, ito. Okay. Okay. Maari ng medical firm. Hindi tayo hindi kaya yan. Tama? So, number three. Celebrity. Now, sa pagiging celebrity kapatid, marami bang umaman sa pagiging celebrity? Yes, ang dami yung umaman. Tama? Dami at isa yung mayaman, yes? Oo. Napansin nyo yung modelo na, modelo ng BCO, yung lana ng galing sa coconut, na ang ganda ng buhok paglingon, ng walang ipin, pusa yung umaman siya doon, ang laki ng kontrata niya. Ang mukha niya pang BCO talaga. Hindi porket maganda ka kapatid, pwede ka sa model, ang pangit pwede din. For example, panandok yung produkto. Ano yung maganda? Dapat yung mukha din, panandok din. Ano yun, diba? Lahat ng mukha mapakinabangan, guys. So, Manny Pacquiao, mayaman, mahirap? Mayaman, mahirap? Mayaman. Pusang galak, kung alam ko lang may umama sa pagbuboksing-buksing. Sana nag-boxing na rin ako. Oo, kahit ba, isipin mo, kahit matalo ka, may millionis ka? Kapag hindi mo, sige na. Oo, mayaman. Can you imagine, 10%, this is only 4%. Yung mayaman. And guys, 76%. Ito po yung mga IBO. IBO. Ano po ang IBO? Ito po yung mga independent business owner. They are called independent business owner. Sarili nilang negosyo. Sa negosyo po kapatid, mayroon kang karapatan umaman. Gusto yung umaman? Yes. Lahat ang kami gusto yung umaman? Yes. Lahat pa nagtaas may negosyo? Gusto mo yung umaman, lahat negosyo. Wala kang karapatan yung umaman pag wala kang business. Just for example, ito mga empleyado dito. Just for example, mabait ako na boss. Kasi dito, mga empleyado ko dito kapatid, dati, mga ng above minimum. For example, ang minimum is 284, ginawa ko 285. Above din yan. Kahit gano'ng kakasintag, you don't have right, tama, to ask na please taasan yung sahod ko kasi I'm so masipag. Baka kinubukasan may mimo, na mimo ka na. Ang nakal sa mimo, you're so demanding. Mimo number one. Tama? So, ibig sabihin, wala kang karapatan. Maraming gustong umaman, pero maraming tao walang business. Tama? Okay? Now, may hindi ko agad sa pag-imdado, ha? Oo. Pero if you want to become successful in life, do not die for your work, for your job. Because you cannot finish your job. Pustahan tayo, you cannot finish. Di ba napapansin mo? Yung trabaho mo, grabe. Tama, walang katapusan, tumanda ka, walang katapusan. But your job will finish you. Magsusot up ang blood mo dyan, kapatid. Na nakuha mo? Okay? So, guys, IBO, to become, ng independent business.
business owner. Nasa business po. Dapat, alam mo ang mga Chinese, I love Chinese, that's why I love Chinese. Ang utak negosyo. Kunti lang po ang di business. Oo. Nakakita na Chinese? Hindi pa nakakita? Ay, si ma'am Chinese. sorry, I cannot speak English because, yeah, no, that's why I just listen carefully to my Tagalog. Yeah? Hindi yan talaga eh. Alam, grabe si ma'am, no? At her age, until now, he's keep working and working, not teaching. Kasi teacher siya, tama? And mayroon siyang negosyo talaga noon. Pero sa because of the typhoon, somehow, so ganun. Pero ang gusto ko sa kanya, siya yung taong grabe, creative. Okay? Palakpakan natin si Ma'am, no? Now, yan ang gusto ko sa Chinese. Puro ang utak negosyo. Ang utak naman sa Pilipino, ta? Trabaho. Tama? Negosyo, trabaho. Guys, look at this. Mayroong isang Chinese. Okay naman kwento? May isang Chinese. Yung Chinese na yan, nagkasakit. Sabi yung Chinese, nagkasakit yung tatay nila eh. Nasa ospital, grabe na. Grabe. Sabi niya, ako lang ko. Ako matay. Black-white pa siya. Sabi, saan aking asawa? Yung asawa niya, aking mahal, dito ako, yung tabi. Saan aking brother? Aking brother, dito kami, yung tabi. White pa siya. Saan ang aking junior? Papa, papa, dito kami, yung tabi. Malapit na. Saan si Nini? Si Nini? Papa, 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 dito ako, yung tabi. Nung narinig niya si Nini, kapatid, bigla siya bumaon, ano? Dito kayong lahat, aking tabi. Sino nagpapantay sa ating negosyo? Grabe! Mamamatay na nga! Negosyo pa'y nasa utak! Sus Maria Jose, tama? Oo, yan ang Chinese. Kung napapansin mo, wherever you go, Chinese is there. Tama? Why? Kasi po, napakalupit po ang Chinese pagdating sa business. Kung pwede lang gayahin niya yung earth, gagayahin talaga niya. Tingnan mo ngayon, nauna na sila sa Mars. sa Sun, di ba? Nauna na sila sa Moon, Mars. Nauna na sila doon. Sino nakaalam doon? Ano na sila? Gusto nyo? Dito, to. Sino nag-research about that? Research siya about Mars sa Chinese nandoon. Na mayroong pananim na nga doon. Pero naka-ano ba? Mayroong airport na rin doon. Nakakatawa. Panoorin niyo. Yes. Kailan sila kagaling? Sabi ko, walang kalaban. Walang Amerika tsaka Pilipino eh. Ang hirap naman. Guys, ganun po kalupit ang Chinese. Okay? So, dapat business. Now, way back years ago, itong mga tao na to, they are called baby boomers. Ang baby boomers, kapatid, way back years ago, sila lahat ng economy na pupuntahan nila, lahat ng industry na pupuntahan nila, papuputukin nila. They are called baby boomers. Sila po yung mga taong pinanganak after World War II. Tama? Di ba yung mga lalaki nung pinagpapatay-patay? Sino yung nakaabot itong World War II? Pinagpapatay-patay. After the war, kapatid, di ba busy sila sa kagagawa-gawa ng bata? They are called baby boomers. Sila auntie, they are called baby boomers. Kasi pinanganak siya auntie ng during that time. Okay. Lahat ang pinanganak, 1946 to 1954, are called baby boomers. Okay? So, they are baby boomers. Now, kapatid, unang pinapaputok nilang industry. Kung familiar po kayo sa tinatawag na real estate, familiar?
real estate. Ang real estate to kapatid, way back years ago, way back 1970s, 1970s to 1980s, pag ikaw nagbinta-binta po ng lupa, yayaman ka. Tama? Subukan mong magbinta ngayon, yayaman ka, hindi? Hindi ka na yayaman, kapatid. Doon pa lang sa 5%, mag-away-away na kayo hanggang attorney. Tama? Wala, hindi ka yayaman dito. Boy, obsolete na siya. Luma na. Tapos na po yung ano niya. Kwento niya. Pinapaputok na po to ng baby boomers. And after real estate, pangalawang pinunta ng mga baby boomers is insurance. Insurance. Okay? Insurance. Now, insurance. Ang insurance pala, way back 1990s, in Ghana 2000, this is a billion industry. Billion industry, kapatid. Billion dollars industry ang insurance. Marami pong yumayaman sa insurance. Kaya marami pong nagpapatay ng insurance. And I met a lot of people, mga matatanda na ngayon, yumaman sa insurance. Kaya pagdating year 2000, marami nag-close ng insurance. Yes? Yes. Subukan mo mag-insurance ngayon. Magbinta-binta niyo sa insurance. Yayaman ka ba? Kahit nagpakamatay ka, kahit pag-ano, hindi ka talaga yayaman. Bakit? Ano yun nga? Yung mga agent sa insurance, ha? Nag-invest ako sa iyo, kapatid. Huwag kang maingit dyan. Ay, insurance kami, aksa kami, ha? Aksa kami, ha? Millions ang pera namin sa insurance. Kasi nag-invest kami doon. Investor kami, hindi kami agent. Oo. Now, insurance. Pag mag-insurance ka ngayon, ay, ang hirap. Sobrang hirap talaga. Tama? Oo, buong bulabunga nga po dyan. Grabe. Kasi ito, daliksiling. Ang tawag dito, kapatid, is communication age. Dapat you have to communicate people. Tama? Communicate people. Oo. So dito, pag nakabinta, kikita. Pag walang binta, walang kita. Now, guys, ang baby boomers, dito siya papunta ngayon, sa industry na to. Itong industry na to, dito siya papunta. Ang baby boomers. Kasi ang mga baby boomers ngayon, nag-retire na. Way back 2012, nag-umpisa na nag-retire ang mga baby boomers. So doon sila papunta sa industry na yan. The question, ano po itong industry na to? Tandaan mo, ang mga baby boomers, number one, they want to stay healthy. Hello? Hi. They want to stay healthy. They want to stay young and beautiful. They want to stay young and beautiful. They want to stay fit. N60. You want to feel fit in 60. At gusto nila mabuhay na matagal. Doon po papunta po ang mga baby boomers. Kasi ang mga baby boomers ngayon, hindi na po bata, matanda na. At ayaw nila magkasakit, ayaw nila mamatay, gusto nila maging stay beautiful, gusto nilang maging 60. That's the reason why when you go to ISIC every Tuesday, you can see a lot of baby boomers there are dancing. Tama? Even in Pornham, are dancing to stay healthy. Tama? Going to Taipo. Tama? Spending a lot of time to go to salon or spa or ano, derma. Tama? Pang-injik-injik. Insulin? Oh, insulin, tama? Yung mayroong ano? May diabetes ka? Oh, di ba? Saksak to, mabuhay lang. Marami ko na nakilala na binibinto yung awi-awian para mabuhay lang siya. Alam mo ilang taon na? 82. So doon napupunta yung pera nila. In that industry, kapatid, is a $1 trillion industry. Ganong kalaki po. Now the question, ano po yung industry na to? This industry, kapatid, is wellness industry. Hello?
wellness industry. Food supplement o kagaya nito. Oo. Anong gagamitin nyo? Guys, alam mo, napakasamang ano talaga natin, pero grabe. That's the reason why, mga batang babae pa lang, bata ha, batang babae pa lang, nagkasakit. Nagkaroon cervical problem dahil sa ginagamit nila. Ngayon, alam mo na, ang anak mo pagagamitin mo? Tama? Ang problema, wala kang pera. So, no choice, anak. Masama yan. Sa cervical. Pero wala kang pera, tisin mo na lang, bahala ka na. Nakuha mo? Alam mo, kausap ko nga lalaki kahapon, nakita kami sa ano? Nakita kami sa isim? Kinito ko sa kanya, sabi niya, ganun, pero nahiya ko mga dalaga ng mga anak ko. Ikaw na lang kayo mag-demo pag sa mga anak ko. Ako bibili. Kasi ang sabi mo, anak ko. Nasabi mo lang yan. Nakakuha mo? Why? Gusto niya hindi magkasakit yung anak niya. Lahat ng tao ngayon kapatid, marami na pong naniniwala sa wellness product. Marami na pong naniniwala sa food supplement. Way back years ago, pag pumunta ka lang pharmacy or mercury drugs, hindi ka makakita doon ng food supplement. Yes? Punta ka ngayon. You can see alat of food supplement, different companies. Tama? Manood ka ng TV. Ang dami na talaga. Tama? Mayroong kidney care. Heartbeat. Tama? Heartbeat. Ano pa? Liver aid. Tama? Mayroon pang kidney care. Tama? Lahat ng care nandoon na. Parang tao. Alam mo, vitamin C? Sus, iba-ibang pangalan ko lang na Don C. Na nakuha mo? Doon po, ang pera ngayon ng baby boomers, including young kapatid, papunta na po sa wellness products. And this is a trillion industry. Now it's time. Kahit yung 1% na lang pagkati-atiyan natin, malaki din yan. Tama? Na nakuha nyo? Now, the question, kapatid, anong gawin? Patayo ka ng manufacturing? Pag mapatayo ka ng manufacturing, kailangan po dito may milyones. May milyones. Maliit po dyan ang 20 million. Tama? At wala tayong kakayahan. Now, ibig sabihin, pag hindi natin kaya, kasi ganito yung kapatid. Kung this is manufacturing, ito po yun. Pag mayroon kang kayahan, kapatid, put out manufacturing. Ito yung tagagawa nito. Pero at least mayroon kang pinakamaliit, at least mayroon kang 50 millions. Pinakamaliit yan. Ang tanong, mayroon ka bang 50 million? Wala. Now, ang manufacturing, nag-distribute po yan sa consumer. Ito po yung consumer. Guys, bago makarating sa consumer, kasi for example, ang produkto, 1 piso, dito, 15 pesos na eh. Nakuha nyo? Oo. Bago yung makarating dito, dadaan yan sa wholesaler. Siya po yung nakipagkontrata dito. From wholesaler, dadaan yan sa middleman. From middleman to area agent. Ito yung sa area. Siya po yung nagsusupply sa buong Cordillera region. Oo. Then, to retail store. From store to consumer. Ito po yun. Dito, pag ito may-ari dito, kailangan mo, meron kang advertising. Kailangan yung produkto mo, pahawakan mo kay Sharon Gunita. Magpapayad ka ng 30 million. Magsalita lang nga si Chris Aquino nung kinausap namin noon for ano? For event natin sa Gunita Ostrodong. Siya ang kuning speaker. 6 million! Magsalita lang! Si Ganda is 3.5. Oo, ganun. Salita lang yun, ha? Lalo pag hawakan to, grabe. Pag sinusang hawak, wala problema. Pero pag as artista, may problema ka talaga. Tama? Yes. Na nakuha nyo? Yes. Wala tayong milyones. Wala tayong milyones, so mahirap tayo dito. Tama? Now, ang gagawin natin ngayon, papasok tayo sa networking. Yes? Yes. Hello? Papasok ka na sa networking. For example, this is you. From manufacturer, this is Victory Global. Ikaw to, distributor. Ngayon, dalawa ang gagawin mo. Number one, direct selling go to the consumer. Magpinta-pinta ka.
Kasi malaking kita pa ito magpinta-pinta. Malaking kita nito. Like Digicap, 700 ang kita mo. Bakit malaking kita? Kasi wala na po ito. Diretso eh. Para manapaksuhin go to distributor. Tapos mamili ka dalawang gagawin mo. Direct selling or you pay people. You pay people. So that if you are with people, more products movement, volume products. If there's more products movement, more income go to you. Yan po ang networking. That's the difference between traditional and network marketing. Eh, pag ganito yung usapan natin, pag tinatang, what is networking? Sabihin mo yan, i-drawing mo, para maintindihan yan. Tama? Network marketing is distributor products to down the line. Tama? Through retail, wholesaler, or network marketing. Distribution products, volume products, to the group of wholesaler, distributor, or network marketer. Yan ang networking. Eh, paano kung tinanong ka, di mo alam, ano networking, Brad? Basta mag-report ka lang. Basta report ka lang, Brad, yun. Patay ka. Nanyala ko, hama? Kaya yun, ang ibang tao kapatid, kasi networking, parang sa mga tinga, networking. Bakit basta mag-tinga ang networking? Kasi ang networking kapatid, never yan na-inculcate sa utak natin. Never yan na-infuse sa utak natin from nung bata pa tayo. Ang na-infuse sa utak natin, when you graduate, find a job. Nakuha mo? Mayroong tinatawag na herd mentality. Ano po yung herd mentality? Herd is H-E-R-D, ha? Herd. When the majority goes, you follow. That's called herd. Okay? So, kung saan yung karamihan doon ka, parang isang sa television, may mga bupalos. Di ba yung mga bupalo, kung saan yung isa, nandun lahat, tama? Nandun lahat. Kung kaya mo lang tanungin yung isang bupalo, why are you going there? The herd is goes, papunta yung herd doon. Yeah, I will follow him. Na nakuha mo? Oo. Kasi papunta lahat doon. Oo. Di ba yung pag mayroong isa na nasusupere doon sa karamihan, ano na sa utak mo? Ang tanga-tanga, sumipere. Ang tanga talaga niya. Pagkain ng lions, bubo talaga yung bupalo na yan. Di ba ganun? Kasi hindi siya sumunod. Na nakuha mo? Now, ano pa? Ganun pong herd natin? Go to school, get two grades, when you graduate, just find a job. Tama? Or go to abroad. Dalawa lang talaga. Job abroad. Job abroad. Guys, subukan mo. Hindi ka sumunod sa kanila. Hindi ka sumunod sa pamilya. Hindi ka sumunod sa kaklase after graduation. Mag-networking ka. Mag-Victory Global ka. Lahat kaaway mo. Ang tanga mo. Ang laki ng gastos na magulang mo. Tapos nag-networking ka. Alam ko ha mo, ang akala ng kapatid, tama sila. Kasi majority schools there. Pero, guys, yung ginawa mo ay ang tama. Palakpakan ko natin. Now, look at this. High school graduate. Pwede mo kong tatawanan ka, kapatid, kasi graso graduate ako. Kaya lang, 1 million monthly ang kinigit mo. Ngayon, sino kakatawa-tawa? Ikaw, ang galing mo mag-English, pero takot ka sa bus mo. Ako naninigaw ako. Nakuha mo? Naninigaw ako ng mitsman? Shadow traffic. Hey, I'm not against the empleado, but if you want to become successful in life, use your brain. Gamitin po, tama ng artihan. Kahit gano'ng kakaganda ngayon, at nagwapo, pag wala kang pera, sagwa talaga yan. Sagwa talaga. Subukan mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, tapos nagutom yung girlfriend mo, ano gagawin mo?
honey, look at my muscles. Pag bumili ka ba hamburger, anong gawin mo? Pag umuha mo lang ng tigil, di ba bubuhol ka ng bulsa? Paano kung wala kang pera? Dapat ko sinabi sa mga boys! Tama na yung magpapalibre kayo sa mga girlfriend nyo, no? Oliver, ha? Ikaw, Oliver, ha? May masawa na si Oliver. Alam mo ba si Oliver? Ha? Ah, mamaya. Ulit tayong kapatid. Hindi yung bumaba ng nakikinig ko ganun. Oo. Mga diyan parang ipunaw. Construction worker. Ang kinikita, 10, 12, 7 isang linggo. Construction worker. Ikaw, hindi worker, hindi construction. Ayun, kita mo. Napansin mo? Yes, ngayon sa panahon, wala nang artihan. Oo, maganda, kagwapo ka. Oo na yan, hindi na yan. Hataw ka na. Yung sulaki, gwapo ka. Maganda ka. So, hindi na yan. Hataw ka, kasi maganda pa yung gwapo ka na nga. Mayaman pa. Gaya ko. Sabi niya na ako, kapal-kapal talaga. Kasama ko ito palagi. Totoo yun. Eh, paano kung pangit ka pa? Wala ka nang pera, pangit ka pa. Di mas masagwa yun? Grabe talaga. Okay lang kayo? May natutunan? Okay. Mas maganda yung may matutunan kasi importante yun. So, ibig sabihin, luto? Hello? Luto business, yes? Luto business. Kasi nasa negosyo po yung ano natin. Now, maraming tao kapatid na gustong-gustong Victory Global, exciting, sumisigaw pa, sumisigaw pa. Ang problema, pag-uwi, ito yung nasa utak niya. Burning out. Burning out. Tama? Oo. Ang ganda to, ang ganda. Ang ganda talaga. Totoo kaya? Grabe, yayaman ako. Yayaman ako. Pero nakakatakot. Narinig ko yan? Ano sabi-sabi kapatid? I cannot count. Nakakatakot yung mama, baka hulapin ka. Sabi ko, mas nakakatakot ka ng hirap. Hindi ko hulapin ako yung tingang gutom. Ayaw na yung mama, kasi para hulapin daw siya. Can you imagine, kapatid? Hindi pa siya umaman. Sinasabi na hulapin siya. Di hulapin talaga siya. Na nakuha mo? Pinangunahan niya. So, framed out. Yung framed out, kapatid, yun po ang nagpapahirap sa tao. Huwag tanggalin niyo po yung framed out. Baka hindi para sa akin yan. Paano kung para sa'yo? Baka hindi ako karapat-dapat yan. Paano kung karapat-dapat ka? Tama? Baka hindi ako deserve yan. Paano kung deserve ka? Guys, ang coins, there are always two sides of the coins. Yes? Okay? Tingnan mo na yung positive. Paano kung karapat-dapat ka? We are created equally from God. Huwag mo sabihin, ako yung paborito ng Panginoon kasi ang may pera ko. Oo. Isya ang walang paborito kasi walang pera. We are created equally. But our brain, the way we move, the way you create, it's different. Tama? Why? Ikaw puro ka negative, itong mayaman puro positive. Nakuha mo? Nakuha mo? Now, dapat positive ka lang. Huwag kang negative. Mayroong isang experiment, may dalawang bata. Itong dalawang bata to, ano to? Yung mga bata to, isang negative, isang positive. Itong bata to, yung drawing ako. Okay lang magkwento? Yes. Ito yung positive, ito yung negative. Ngayon, itong bata na to, mahilig siya sa ano? Mahilig siya sa toy na pony. Pony. Alam yung pony? Yung maliit na ano? Horse. Pony. Okay? Yan ang paborito talaga niya. Oo. Now, ang ginawa ngayon ng mga ano, mga nag-experiment, pinasok tong bata na to sa loob. Sa loob ng kwarto. Nandito po yung mga toys, mga imported, local toys, lahat ng magandang toys, yung old at saka yung ano, bagong toys, nandito. Nandito, except yung pony. Tama? Nandito lahat, pang babae, pang lalaki, nandito na. Ganong kalupit. Nung pinasok yung bata dito, kapatid, pinagbasdan nila ngayon. Pinagbasdan.
Kasi tuwang-tuwa yung bata nung pinagbasa ng mga nagre-research. Tuwang-tuwa yung bata. Pero na-notice ng bata, yung paborito ng puni, wala, biglang nalungkot. At lumabas. Why? Bakit ka lumabas? The pony is not there. I want pony. Nalungkot siya. Nalungkot siya. Ngayon, yung positive na bata, pangalawang pinasok. Dito. Nung pinapasok yung negative na bata, sabi pa, nung pinasok yung positive na bata, pagdating doon, anong mayroon doon? Nakita ng bata, lahat tayo. Ano yung mga tayo ng kabayo? Nakakita na ba ng tayo ng kabayo? Hello, nakakita? Yes. Tayo ng kabayo. At ginawa ng positive na bata, 1 minute lang ha. Labas ako, labas ako, labas ako. Kunin ako dito, lalabas ako. Nagtaka yung mga nag-research. Bakit gusto mo lumabas yung bata? Nung pinalabas ng research, bakit lumabas? Kasi ang daming tae. Oo, ang daming tae. Bigyan mo ko ng pala, bigyan mo ng pala. Bakit? Sa daming tae na yan, imposible, walang kabayo sa ilalim. May kausap ako. Napansin nyo, ang batang positive, hindi niya tinitingnan yung tae. Nakulakuha mo? Ang tinitingnan niya, imposible na walang kabayo dyan. Buhukayo ko yung lupa na yan. May kabayo dyan sa ilalim. Kasi sa daming tae ng kabayo, ang bata, wala lang yung pony niya, lumabas na siya. Napansin mo, what is the difference between the two? Kids, ang always na paging positive, kapatid, siya yung naging successful palagi. Friend out, kalimutan mo yan. Maraming tao, fear of failure. Ayaw mag-failure, ayaw mag-fail. Ladies and gentlemen, failure, this is key of success. Failures is a matter of success. If you want success, very fast, double your failures. Maraming mga tao na ayaw magkakamali. O hindi din masisisi, kasi sa school talaga, bawal magkamali. Yes? Nasanin tayo na hindi magkakamali. Guys, dito, if you want to become successful in Victory Global, huwag kang matakot sa failure. You cannot achieve success without failures. Kasi sa failures ka matututo, dito ka matututo. Oo. Michael Jordan, nung pinanganak si Michael Jordan, nung paglabas sa tiyan, marunong ba siya mag-shot? Hello? Marunong siya mag-shot? Hindi. Nakuha mo? Anong ginawa niya? Shoot na shoot sila. Tama? Hanggang na perfect niya. Thomas Edison. Kilala niyo si Thomas Edison? Siya yung gumagawa ng electric fan. Yes, gumawa ng bulb. How many times si Thomas Edison nag-fail? It's 10,000 times. Nung in-interview siya na Corina Sanchez, grabe talaga sa Uli Maruhat, pati si Thomas Edison kayang buhayin. Nung in-interview siya, sabi niya, Mr. Thomas Edison, how you feel? Nagkaroon ka ng failures 10,000 times. Alam mo, sabi niya, I did not feel. I was learned that there are 10,000 limits kind of people. So doon niya nakikita na mayroon 10,000 na hindi magagawa po. So doon siya natututo. Ako, ang dami pong failure sa buhay ko. Sa pagdadrive, bago ko natuto mag-drive, ang dami. Sa marunong mag-drive dito, di ba pag ano, muntik-muntik na? Ayusin ko na talaga. Nabangga ako. Unang sasakit ko, 2008, nabangga ako. Natutulog ako. Pag-isip ko sa ospital na. Kasi ganun ko kagaling mag-drive. Habang natutulog, nagka-drive. So doon mo mapatutunan, doon mo matutuhan ba, makikita kung ganun kagaling. Subukan mo mag-drive. Lalo pag butong, subukan mo na. Kahit 2 minutes lang. Okay? So failure. Guys, do not afraid of failure. Pakisabi sa katabi, do not afraid of failure. Pakisabi. O, tingnan mo.
Para para ang tingin mo sa mga kadami para failure na failure. Failure, this is a matter of the key to success. To become successful in life, you must pass the failure. Yes? Yes or yes? Yes! Yes. Okay, next. Maraming taong ayaw dito. Ano po ito, kapatid? Rejection. Rejection. Ayaw ma-reject. For your information, guys, religion, this is a part, this is a fuel of our life. Hindi ka mag-cross sa mundo ito without any rejection. The rejection, ito yung booster. How many times ka na reject? Just for example, ang tao kasi ayaw ng rejection. Oo. No, parang ganito, rejection cycles natin. Ayaw ng rejection. Hindi ka na tao pag ayaw ng rejection. Ito po yung fuel. Fuel. Kung ito, ito skin, this is the fuel. Ito yung magpupush sa'yo. Na nakuha mo? Alam mo kung ano yung mga rejection? Ang dami. Just for example, subukan nyo pumara ng taxi. Yes. Nung pumara ka ng taxi, inintuan kayo, hindi? Yes. Hindi. Anong tawag nun? Rejection. Rejection. Umiyak ka ba? Hayop siya! Ganun ka ba? No? Hindi. Pumara ka ngayon ng taxi ka ngayon, hindi ka pahintuan. Umiyak ka ba? Hindi. Ito malupit. Hihintuan ka pa ng taxi, titinan ka. Ay, babae. Mas malupit ang rejection, bakit babae? Ang mahold up kasi ito sa bagay babae. Grabe talaga mga babae dito. Gawaho yung mga taxi driver. Lalo pag maganda, hindi talaga hintuan yan. Ganon. Ano rejection? Oo. Mayroon pa, hinintuan ka na. Pag hinto, di ba, papunta ka na? Mayroon pang umagaw, di ba? Ako, many times sinagawan. Anong tawag doon? Rejection. Nanghingi ka ng pera sa asawa mo, hindi ka bigyan. Anong tawag doon? Tatakot ang rejection, kuya. Tama? One piece na hindi ka pabigyan. Nakuha mo? Oo. Kaya ang hirap pag-asawa. Dati, sa akin ang pera, tama? Ngayon, Diyos ko maliyosan. puro rejection. Tapos takot na ma-reject. Alam yung rejection? Subukan mo to. Pumunta ka sa mall. Pagpunta sa mall, di ba mayroon ka na gusto ang bilhin? Nabibili mo, hindi? Nabibili mo, hindi? Hindi. Anong tawag nun? Rejection. Ang tawag nun, situation rejection. Wala kang pera, kapatid. Paano mo bilhin yan? Okay, lalo na pag pumunta kayo sa restaurant, tama? Gutom na gutom kayo, excited ka ngayon. Oo, pag ganun mo sa amin, no? Wow, ang sarap, tama? Pag ganun mo si Prisyo, ay, may cholesterol, ba't di ba bawal pala sa akin? Titingnan mo ito ngayon. Imbis yung dito ka dito sa right, sa left side ka titingin. Ay, ito! Tokwa. May gata. Ito yung para sa akin. Ang daming rejection, kapatid. Tama. Nakuha mo? Kahit do not afraid of rejection. Kasi nabukbuk ka na sa rejection. Hindi ka na masaktan. Sakit na. Tama? O, pakisabi sa katabi, do not afraid of rejection. Rejection na? Diba? Ang isa sa pinakasakit na ma-reject yung mangligaw ka, malayo ka pala, iayawan ka na, na? Hindi ka pang mga sabi ka na, friend ang gusto ko sa'yo. Subo ko yan. Karma siya, tuloy. Oh, malas yan, no? Hindi ako sinagot doon. May mga bagay-bagay talaga ang hirap intindihin. Di ba? Mga buhay natin. Well, we have to play your life. Our life. We have to play into our life. To smile. Without any stress. Pero pag wala kang pera, hindi mo talagang maiwasan yung distance talaga. Kaya tutuhin natin victory global. Huwag ka na ma-arte.
Okay, number three. Okay, ang gusto kasi ng ibang tao, ito. Ito po po ako dito, nakakaalot po. Pag sumala, gusto kita eh, kita. Ito. Kaya po sa network marketing, ang dami ninyo maman, kasi gusto ka kita. Ha? Para bang ito simpi, hindi pa nakapasok. Graduate agad. Tama? Ito. Gusto pera agad. Totoo, mukhang pera tayo. Sino hindi mukhang pera? Baka mali yung napuntahan mo. Tawa. Okay. May pera sa networking. May pera sa Victory Global. Pero kapatid dito, guys, hindi po to. Hindi agad-agad. Hindi yung pagsali, yaman ka agad. Bago pera, hirap muna. Tama, bago saya, hirap muna. Gusto pagsali, kita agad. Oo. Walang pagkakaiba. Pag nagpatayo ka ng ano, pag nagpatayo ka ng building, di ba mayroong tinatawag na foundation? Tama? Foundation. Oo. Ito yung building. Di ba may foundation? Kung gaano kataas yung building, ganito po kataas yung foundation. Tama? Ganyan yung foundation. Now, napansin mo guys, once once they are digging the soil, they are trying to put up a pins para hindi makita yung foundation how they dig the soil. Yes? Now, naglagay sa ito ng mga pins. Tama? Para hindi makita gano'ng kalalim. Yes? Oo. Pero look at this. Hindi mo makikita to kasi hinilagyan nga nila kung gano'ng kalalim. At dapat lang talaga mga pakataas to kasi malaki kasi nilipatayo ko. Try to imagine, wala pong foundation. Ito lang yung foundation. Gano'n lang. Tapos nagpatay ka haba-haba ng building. Anong mangyari? Pabagsak siya, tama? Pabagsak na. Hangin na ng konti. Ano ba yung hangin na konti? 0.005. Yan. Pabagsak siya. Now, kailangan talagang pataasin to. Bakit? Kasi pataas yung building. Ano po to? Ano po to? Guys, this is called character. Nag-represent po to as your character. To become successful in Victory Global, especially my group, I'm very strongly, you know me, tama, is kailangan to align your character. You cannot build a group, you cannot build 1,000 a group or a downlines, and yung pala sa sampo, hindi mo kayang i-build because of your character. This is not direct selling. This is not about recruiting. This is about building people. Tama? Dito mo makikita yung attitude mo. Your attitude, who you are. Minsan, may sabi ng downline ko, upline, ayaw. Yung ang malas ko, upline, yun ang downline ko. Grabe ako. Pwede bang mag-ipad? Bakit ang sama ng attitude niya? Iba sa baka rin. Please, bakit? Pinabagpaw ko siya eh. I cannot be upline. Sorry. Tung-tung lang. Character is character. Can you imagine, character is really important. Maraming gustong umaman, pero nakakalimutan, you have to build first their character before the earn. Nakuha niyo ako? Kasi ang network marketing, this is about building people, loving people, helping people. The problem is, what if your character, kapatid, hindi po na-align? Pag hindi na yung character mo, masungit ka, tama? Busy ka, tama? Tama, kapag mataas ka, tama? Hindi ka karapat dapat sundin, tama? Tama. Kaya pala yung sinasabi sa downline ko, pag inayawan ka ng downline mo, tama? Ask yourself, bakit inayawan ako? And correct it. Yes? Nakuha mo? Kasi dito, marketing, this is about joking. This is about life. At pala yung sinasabi, palagi, parang awa, don't recruit people pag hindi ka mag-attend ng training. Kasi pinapahamak mo lang yung tao, tama? Simple na recruit mo, tapos ayaw mo mag-attend ng training, ano may tulong mo? Sabi mo lang, bahala ka na dyan, basta recruit na kita, kumita na ako sa 3,000. Recruitan talaga. Ang tulong mo, recruitan. Hindi po ito, direct selling, ang direct selling, pag napintahan mo na, bahala ka na. Dito, responsibility. Kung napansin mo ako, kahit antok na ako,
Grabe! In-enjoy ko na lang. Oo, in-enjoy ko na lang. Na-enjoy ko na. Alam mo guys, sa totoo yung upline, na-enjoy to. Pag na-enjoy, nakikita ko na kumikita kayo, nakikita ko nagsisikap kayo, nakikita ko yung sumunod kayo sa system natin. Alam mo, do yun ang ano ko, yun ang pain reliever ko. Sa pagod. Tama? Pero pag nakikita ko yung mga tao na ayaw mag-attend ng training, tapos ang gagaling-galing-galing-galing pag nagsalita, pero walang cheque. Tama? Gusto kong palabas eh, ng office. Tama ha? Disturbo sa mga seryoso eh. Tama? Medyo nanawagan mo ko ito, lumipat na kayo bang company, disturbo kayo dito. Ganun. Seryoso po ang networking. Yes? This is not about you. Kaya, dito kaya yaman. Dito ka mabago ang buhay mo. Dito mo mapakain ang pamilya mo. Dito lang makuha mo lahat ng pangarap mo. Tumanda ka na sa career mo, hindi pa nga nakuha, dito makukuha mo eh. Hindi mo seryoso eh. Mag-recruitment ka lang. Nakuha mo? Why? Wala kang maituro kasi hindi mo naiintindihan kasi hindi ka nag-attend ng training. Am I right? Ang gusto mo lang kita agad. Gusto mo recruitin buong bayan para may 3,000. Pag tinanto ko, what to do? Tsaka mo. Basta pumunta ka sa kamer bayan, recruitin buong sila lahat. Kaya, maraming totoo, maraming umaman sa Victory Global. Marami pong umaman sa ibang companies. May hindi din po umaman kasi hindi inaaral. Hindi ibig sabihin, lahat ng nag-enroll sa isang universities, like UP Diliman, lahat yung nag-graduate. But baka may first semester lang dyan, hindi na nagtuloy. Nakuha? But they cannot blame them, UP Diliman. Now, piramidi yung UP Diliman. Hindi ako pinag-graduate. Luko-luko siya. Wala akong trabaho. You cannot blame it. Na nakuha mo? Now, importante po to. You have to build your character first. You have to build the foundation so that magkakaroon ka ng malaking building. Ano yung malaking building? Tao to. Malaking entire grupo. You can handle this group because your character is so deep. English yun. Iwan ko lang. It is very important, yes? To understand. Hindi po ito pagalingan, kapatid. Pahalaliman lang ang understanding about network marketing. Kasi ang networking iba tinututo sa school. Nakuha mo? Now, dito. So, huwag mo na pera-pera. Hirap mo na bago ano? Bago saya. Nakuha mo? Kagaya nito, mayroong isang anak. Ano yung kukod? Kukod? Oo. Yung kukod, doon yung caterpillar, nag-hibernate, yung caterpillar. Bago naging caterpillar yan, naging butterfly, baka caterpillar first. Tama? Yung kuko, doon sa branch ng Malta branch, doon siya, di ba? Nakasabi siya, kulay blue, di ba? Brown? Yung kuko niya? Oo. Dito yung caterpillar, nag-hibernate. Now, itong caterpillar na to, naka-design talaga niyan, this way, na unti-unti itong maputol, unti-unti itong magkaroon ng butas, para sa ganon, yung caterpillar, unti-unti lumalabas. At maliit lang po siya yung butas na kailangan talaga siyang mahirapan para ma-squeeze yung body niya para yung juice lumalabas kasi yung juice, chemicals yun, para patibayin yung feeder niya. Nanakuha niyo ako? Naka-design siya that way. Now, kaya lang kapatid, pag lumabas to, di ba makapag-ano? Pag nahulog siya, makapag-lifetime siya, tama? Hindi siya bumabagsak. Kaya lang kapatid, mayroong bata nakakita. Hirap na hirap to. Naawa siya. Kawawa siya. Ginunting. Ginupit. Nung ginupit, ano nangyari sa caterpillar? Laglag. Ano nangyari? Nilanggam. Why? Wala, hindi na eskusyong? Magic juice. Dahil yun ang magpapalo sa feeder niya. He's trying to squeeze his feeder, but he cannot fly because his feeder is very weak. So nilanggam siya ngayon. So, ang ibig ko sabihin, ang pagiging easy pala, sometimes, is difficult. Ang tao ngayon gusto mabilis. Gusto yaman agad. Walang ganyan. Ako nahirapan ako kapatid. Yung sipon ko sa kaluwa, nagsalubong siya bago kumita ng milyonis. Tapos ikaw nakangitin kumikita. Ano ka, pulis? Awad ka, chay. Amin at trabaho tayo na magasaya at when?
Oo, oh, tapos sa'yo at hindi yung ano lang. Oo. Oh. Grabe talaga, gusto na gusto ka. 2008, nag-umbisa ko dito. In 2 years time, 7 million ang kinita ko dito. Pero bago kinikita ang 7 million kapatid, katakot-takot, karurubal, dumal yung naranasan ko sa buhay. Kung wala akong depression, walang Victory Global ngayon, walang Don Gidoran. At ang lupit ng discouragement, tatawanan ka. Wala pong makilala dito, bakit housemate ako dati? Sino ka kilala ko? Housemate team. Tama? Yung kaibigan ko sa America, ng guard, guard niya, guard. Ang tinaw guard pa rin siya. Siya yung unang recruiting ko sana. Malalo pa ako. Uy! Networking na. Ang bihira talaga. Networking daw. Sabi ko, recruit din sa lantete ito, kuya. Pinagsabihan, alam mo, pinayuan niya ako. Alam mo doon, ganito yun. Kung ako sa'yo, mag-apply ka lang security guard, tulungan pa kita. Pahiramin kita ng sapatos, pati uniform, pati yung pampalo. Alam mo, hindi ko siya pinansin, tuloy-tuloy lang. Nung tuloy-tuloy lang ko, after 6 months, nagkaroon ko ng car. Unang sasakyan ko, luma. Luma yun, nung sasakyan ko. 350. Pero yung luma na yung kapatid, katulong ka, nagkaroon ng sasakyan, big deal yun. Tama? Big deal yun. Tuwang-tuwa ko sa sasakyan na yun eh. Buwang na buwang yung mga kilala ko. Pero hindi ko siya pinasakay. Bakit? Pag pinasakay ko, tapos pag pinaandar ko, kailangan ko apakan. Parang bulok-bulok pa, para kumanda. Tapos pag pinairong ko, dapat pasakay ko siya ng tao, matagal pakairong. Kasi pag bumulwak yun, amoy-amoy panis yung aircon. Yun ang una sasakyan ko. At sabi sa akin ng mga kapitbahay ko doon, sabi sa akin, ayaw maniwalang sa akin, kailangan pang ipakita yung din obsel para masabi sa akin. Alam mo, one and a half year, kumuha ko ng Tucson, doon yung brand new Tucson. Alam mo, sa daming negative sa buhay ko, alam mo sabi yung kapitbahay namin, ang yabang talaga, Bisaya talaga yan. Paano hindi mayabang ako kung kumuha naman ako ng Tucson? Oo, ang yabang yan, mahihila din yan sa bangko. Alam mo na, pamilya ka sa mahila? Mahihila daw yan. Good news, hindi nahila. Sinito kong bayaran. Nakakahiya. Ah, ganon. Tapos kumuha ko ng Montero. Nung kumuha ko ng Montero, wala nang mag-negative dito. Grabe. Para kung may virus. Alam mo yung mga kitong? Alam mo kita ang tao may kitong? Malayo ka pa, nakitang-kita ka na packet sa shudron. Nung malapit ka na, nagsiwala ka na sila. Diyan. People's part yan dati. Nandyan yung mga nag-negative sa akin. Nag-circle sila. Ako naman, siyempre, tasto ka. Oo, gusto ko ilibre sila. Di ba? Mayabang din ako. Gusto ko muna. Uy, kumusta kayo? Uy, okay lang, bro. Sa'yo, nagbabadaling kami. Sabi ko, may kitong talaga ako. Alam mo, ang hirap pag umaman. Oo. Yung mga kaibigan mo, mga nito, hindi mo na kaibigan. Oo. Masama na. Tapos hiraman ka pa. Sige nga. Pauta nga. Pag di ka nagpauta, may masabi. Nag-iba na. Ganon tao. Kaya payo ko, pag umaman kayo, huwag na huwag ka magpauta. Ako pag may nangutang sa akin, umiinit agad ang ulo ko. Kasi ang negosyo ko natin linding, million sa hindi nagbabayad. Ngayon, pag sabi pa lang, umiinit ang ulo ko, grabe talaga. Grabe. Sino yung nagpapalinding dito? Oo, di ba? Oo. Congratulations sa inyo. Now, rejection. Now dito, kapatid. Number 3, public speaking. Maraming tao takot sa public speaking. Tama? Ayaw magsalita. Ang hirap yan. Baka magsalita ko, napakahirap. Tama? Pero huwag kang magsalita. Gusto mo, mumuha ka. Basta sa huli, huwag mo kalimutan. Ibig sabihin, kita yan. Grabe talaga. Sino nakakapanood sa Facebook ko, yung in-interview ko yung PP sa Maynila, nakapanood sa Facebook ko? Sa dami niyo, wala nakapanood, no? May Facebook pa kayo? Wala tayong Facebook eh. Okay, guys, public speaking. Huwag kang matakot sa public speaking. Bakit, kapatid? Dito matutunan mo. Guys, ito ha. Kung yayaman ka naman dito, aralin mo na parang awak.
Huwag kang mahiyang magsalita. Mas nakakahiya yung tumanda ka na walang pera. Sorry po my word, pero totoo yan. Tama? Mas nakakahiya yung mangutang ka. Tama? Di ba pag wala kang pera, mangutang ka? Nilakasan mo talaga loob mo? Huwag kang mahiya dyan. Why? Di ba ang sabi ko dito, first protocol, when you join, don't ever talk. Malinaw, tama? Di ba sabi ko, only 5% lang ang gagawin mo. Number one, after investing, number one, is buy. One by one, two by two, three by three. Why? Para makikita ko. Kasi pag marami invite mo kapatid, di mo lang ang mapaputunguhan yan. Pero pag nag-invite ka, lalo pag potential, two by two lang, one by one lang, para makikita ko ng gusto. Nakuha mo? Pero pag mag-ibig ka ng sampo, mag-present lang ko dyan. Pagkatapos, goodbye. Tama? Nakuha mo? Mayroon pang magdidikadib yan. Oh, wala yan. Ganun yan. Tama? Number two, attend training. Why? Ang formula po natin. Formula para umaman. Gusto umaman? Yes! Hello? Gusto umaman? Yes! Okay, ito formula. Number one. Sekreto to ng formula. Huwag mong ipagsasabi, ha? Oh, ito formula. Mag-invite. Invite. Wherever you're going, just invite. You feel hungry, just invite. We go to the food, just invite. When you sleep, just invite. Everything is invite. Why? We are people business. We are not Carabao business. We are people business. Tama? Just invite. Yes? Do not select kung sino yung mayaman yung bitahin mo. Kasi nung in-invite kita dito, hindi ka mayaman, wala kang pera. Tama? Ang imbitahin mo, yung tao. Basta tao pwede. Tama? Ako kapatid, ang lupit ko mag-invite. Nung nag-umpis ako dito, para ko mag-invite, siyempre ako kakilala, hindi ko sinasabing gawin nyo dito ha, pero karamihan nyo sa bagay, ginagawa nyo ito. Yung tao nyo, tinatawag nyo yung pusakalan. Alam yung pusakalan? Oo. Yung stranger, dumadaan sa station road, lalapitan. Nalapitan na kayo nyo nito. Nung ako nun, ka-English-English pa ako. Ang ginawa ko, gumawa ako ng spoken inalalba. Memorize ko. So, siyempre lalaki ako, ang ina-approach ko babae. Bakit pag babae? Mabilis ko silapitan pag lalaki. Kasi positive, negative, tama? Pangalawa, siyempre gwapo din, di ba? Alam pa ko yan. Ayan. Pag may babae, excuse me, you're familiar. Ah, hello. Ah, are you a model? Siyempre pag babae, flatter ganun. Do you? Kasi you look familiar kasi akala ko you're model of Pinchapi. Hindi. But you're student. Yes. By the way, I'm Don. I'm from Lasal. Lasal. Lasali-sali. Ganun. Pero pag mumusakal ko tapos pangit, excuse me, you look familiar. Naging basitarian ka ba? Basitarian? Hindi. Huwag mo sabihin yun ako yung model kasi pangit siya. Varsity. Ganun lang yan. By the way, I'm from Lasal. Our school, gumagawa siya ng program for the student na newly graduate na pwede ka kumita ng 3 to 5,000 per week. Ha? Ano yun? If you have time, can you get my number? Then just text me this afternoon if you have time this afternoon. Just ano. For curiosity lang. Actually, may upos kami sa taas. Anong school ka? Isilio. Actually, may taga-Isilio dyan. Na estudyante, kumikita ng 5,000 a week. Oh! Ganon. Nag-umpisa na ako sa tatlong estudyante. Yung tatlo na yan, because of the training, umabot ng 70,000. Na kahit po saan kapalot ngayon, may Victory Global, may grupo din. Training is really important. Ang produkto po ng Dream Team, kapatid, and ladies and gentlemen, later on, meron tayong ilo-launch. Hindi po yan. Our products is training. Kasi marami sumali dito just to earn money. Yes? Not because of the products. Yes? So training is really important. Kahit kano kaganda ang produkto, pag magbinta-binta ka lang, magpakamatay ka dyan, hindi ka talaga kikita ng millionaires. Yes? Yes. So dito again is about self. It's about training yourself. Now, invite. Marunong mag-invite? Hello? Oh? Marunong mag-invite? Yes. Sino yung marunong mag-invite? Tasang kamay.
Tanda kamay. Oh, Lord, tingnan mo yung marunong mag-invite. Ha, yung marunong huwag mo nang payamanin. Sino yung marunong mag-invite? Taas ang kamay! Sabi na sabi niya, akala ko walang imbat-imbat, akala ko bigyan ako ng tao. Okay, number two, ating training. Ito yung perbala, ating training. Why? Imbat ating training, imbat ating training. Bakit? Pag ating training ka palagi, guys, malalaman mo. Malalaman mo yung sikreto. Malalaman mo lahat ng bagay. Pag tinitingnan ka ng downline mo, karapat-dapat ka maging upline. Kasi hindi ka ating ka ng training. Hindi yung upline ka, na pag tinitingnan ka ng downline mo, nagsisisi sila, sana hindi ka naging upline. Na nakuha mo? Kasi hindi ka na nagatin ng training. Ito lang. This is the formula. It's 5%. Yung 95% kami na bahala dito. We will do the talking. We will do the talking in the training. Eh, hanggang sa pag-expend ng money. Kami ang gagastos. Gagastusan kita. Pero pag kumita ka, ikaw naman, power ka talaga. Guys, ang upline mo gumagastos. Pero kapatid, gagastusan ka rin ang upline mo. Pero pag kumikita ka na kapatid, huwag mong patatangin yung puso mo. Tulungan mo naman ang upline mo. Ang kapal mo talaga. Tama? Mayroon nagreklamo ng upline ko, upline, grabe ako na lang palagi. Si downline, grabe. Eh, baka di ko na, kumikita upline na 30,000 to 50,000 mo, sir, grabe talaga. Oo, hindi talaga. Baka may pangangailangan. Ay, sa bagay. Nagpatayo, baka nagpatayo ng building. Marunong, di ba? Ay, mga upline. Grupo ko to lahat eh. Ay, maya naman kayo, ha? Chipping. Yes? Yes? Huwag mo talaga i-apply, no? Ngayon, nasa akin ang lechon. Next sign nyo na. Oh, yeah. Sinong gutom? Tas ang kamay. Yes! Lilipasin yan. Damay-damay tayo, ha? Huwag mo sabihin, kayo gutom, ako busog. Kamay ko na. Okay, grabe na dito pa tayo, intro pa lang to ha. Okay, so public speaking. Now, okay, so naawatan. Next, kapatid. This is very important. Dapat marunong ka dito, kapatid. Okay, marunong ka dito. Mag-justify ng pera. Ng pera. Okay? Yung big money, versus small money. Now, assuming kapatid, dito sa small pera, kumikita ka ng 10,000 monthly. For example lang, ganyan siya ba mas computin to? Times 12 months equals 120, tama? Times 36 years equals 3.6 million. Huwag kayo pong maglala, tita, memorize ko to, no? Nag-compute si tita. So, 3.6 million. Out, 3.6 million. Malaki maliit? Hello? 3.6 million. Malaki maliit? Tutok talaga. Malaki maliit? Malaki. Dama to ha? 3.6 million malaki yan. Kailan kapatid? 36 years. Grabe. Oo. Grabe. Buo ito makuha mo pag hindi ka kumain. Hindi ka magpagupit. Ang haba na ng buhok mo. Ano? Ang buhok mo hanggang doon na. Kahit gano'ng kakakalbo, tutubuhan ka talaga ng buhok. Bawal magpagupit eh. Yung bawal magpakalnil cutter. Bawal magtutrust. So yung kaliyo na ano, hanggang dito na. Buo talaga ito kapatid. Kailan kumakain ka? Lahat nilagasos mo. May natitira? Mayroon, kwento, mayroon. Tiyo mo to. Ito po yung small money. Okay? Ano po yung big money? Assume kumikita ka, kapatid. Dito kumikita ka ng, palay natin. Okay, 120,000, tama? Okay? 120,000 times 12 months, 1.2, tama? Yes.
Yes. Okay. Times 3 years equals 3.6 million. So sorry, 30 years to, ah. Now, 3 years, 3.6 million. Parehas, hindi? Parehas. Anong diferensya? Years. Ibig sabihin, pag i-minus mo yung 3 dito sa 36 years, mayroon kang 27 years, ito yung diok. Di magsawa ka sa kakadiok? Napansin mo kapatid, you should know how to differentiate versus spend money and big money. Kasi hindi ka talaga maging successful if you don't know how to differentiate money, how to understand money. Sa panahon ngayon, it's not the position, forget position. The matter is your income. Na nakuha mo, napakalupot sa isipin na bago ka taasan ang sahod mo after 5 years. Meron kong down line, tuwang-tuwa, bakit tinasang 2-7 after 5 years? Sabi ko, power ka. Ilang beses nagtaas ang pandisan, ngayon ka palang taasan. 5 years. It's not the certificate, it's not the plaque, it is the reality because that is your life. Yes. The only that I can share with you, guys, is to training. To wake up your eyes kasi sometimes tulog yung utak natin. Kahit sa pasampalin ka ng training, hindi talaga okay lang ako. Tapos biglang mangungutang ka. Na nakuha ba? Now, this is important. You have to, ano, eh paano kung kumikita ka ng malaki? Napansin mo kanina, di ginumpiyot ko, parehas lang. Baon ka pa nga. Ang isang hindi ko maano kapatid, yung nababaon yung tao sa loan. Sino po yung may loan dito? Taas sa kamay. Napansin mo? Wala yung mas patanda. Meron kong kausap taga Ipugawi. Wala dito. Oh, maganda daw. Maganda. Sino yung taga Deep 8 from Ipugawi? Taas sa kamay. Wala dito. Hindi pumunta daw. No? They are from Deep 8. Principal. Hindi ko yun. I see only her. Oo. She ha? She is, ano lang, 62 years old. Nakwento kayo sa'yo, no? 62 years old. Negative siya sa akin. Ako pa, antok-antok ako. Ang init pa, negative na sa akin. Inaawa-awa ko sa kanya. Sabi niya, tatapusin niya yung ano, 62 years old, hindi pa siya mag-retire. Gusto niya, at ay 65. So, at ay 65 mag-retire siya kasi nagpapaaral pa rin siya. Ako ata, pinapaaral niya, o anak niya, pinapaaral niya. Something like that. Sabi ko, ang lifespan ng tao si Binti. So, at age 60, retire na siya. Paano niya ma-enjoy ang life? Is preparing na for the itip below the ground. Nakuha mo? Sabi ko yung sinasabi na, please, ano na ang pride? Kasi sometimes, pag may pride ka, ma-pride ka, ito kasi pumapatay sa'yo, pride. Yung pride, ito yung pumapatay sa'yo. Sa sobrang pride mo, sa sobrang arte mo, nandito ka. May kakilala na, sabi ko, pahawa ka. Kung hindi mo linya yung Victory Global, pakilinya ka, linyahin mo kasi kawawa na yung anak mo. Kasi manager na siya ng, Petron. Oo nga, manager na ng Petron, pero kawawa ka. Oo, bakit kawawa siya? Namumutay siya sa amin. Para, isipin pang tuition pinag-anak niya, mangungutang sa amin. Tapos pag kinausap ko na Victory Global, hindi ko linya yung Brad. So linya mo ang mangungutang sa amin. Grabe talaga, porque may negosyo kasi kami. Linding-linding, si Mrs. Yon. Nangungutang. Sabi ko, tanggal mo yung pride. Una ikaw, yung ano ka lang, hawak na hawak ka lang, sikat na sikat ka sa company mo. Sikat na sikat ka. You are the first charming or the muse of your company. Kilalang-kilalang ka. But, kapatid, do not sacrifice your life for your company. Kasi wala kang pera. Do not hold your position. Minsan lang tayo mabuhay sa motor. Yes? Yes. Minsan lang. Pakinabangan mo na. Tama? Yes. Just to earn big. Yes? Yes. Am I right? Yes. Okay? Now, next is, attitude. Attitude. Ang
pag-usapan yung attitude. Kasi wherever you go, kung ikaw ngayon, nagalit siya ang boss mo because of your attitude. Binigyan ka ng memo because of your attitude. Ayaw sa'yo ang tao because of your attitude. Tama? Na-disqualify ka because of attitude. Away na away kayo mag-asawa because of your attitude. Magulo ang pamilya niyo because of your attitude. Lahat pong attitude. Ayaw ka ng madlang people because of your character or your attitude. Gusto ka ng tao because of your attitude. Tama? Your family, your circle family is very awesome, very napakaganda because of your attitude. Attitude is very important to understand. Tama? Dito guys, importante dito, dapat meron kang JLA. JLA. Ano po to? God learning and listening attitude. Anong basa? God learning and listening attitude. Dapat you are willing to learn and to listen. Dapat ikaw yung tao na kikinig. Dapat yung ikaw tao ang hindi ikaw tao ang dami mong alam. Kasi po ako, pag ako usap ko, tas adami yung alam, titignan kita hito to talaga. Kasi kapatid, importante, makinig ka lang. Wala namang mawawala. Kasi bakit wala mawawala? Dati ka nang wala. Wala ka mawawala. Dyan lang, naman? Iwan ko lang magkatanda. So, dapat willing to learn ka. Willing to learn. To learn. Willing to listen. Willing to listen and to learn. Willing to follow. Pag sinabi ng apply, downline, jump! Yes! Ano sabi mo? Apply! Throw high! Downline, run! Apply! How fast? Pwede na kaya mo na apply. Dapat ikaw yung follower. Alam mo ako, gusto ko yung downline yung sumusunod sa akin. Alam bakit? Para hindi ko suportahan. Nakakapagod sumuporta. Kaya po downline ko sana, hindi siya sumusunod. Susumunod. Isuportaan mo. Grabe talaga. Siyempre sa laki ng ano, sabi ko sa downline ko pala, sabi ko yun sa inyo kapatid, na scratch my back and I'll scratch you. Pero guys, alam mo nang si Upline Dons. Mabait si Upline Dons, supported. Walang pakialam pag umastos to para sa inyo. Pero may hangganan. Ha? May hangganan. So, kung ano yung sinusupport ko, kung ano yung act ko, ganun yung act mo rin. Na nakuha nyo? Nakuha. So, trabaho tayo, okay? Hindi po dito pakyutan. Kasi may mga asawa nandito na, no? Wala na, may asawa na rin ako, hindi na rin ako pwede sa inyo, no? So, rat-rat tayo, trabaho tayo, magpayaman tayo. Kasi hindi po ito, ano? Kalit ko sinasabi, huwag ka mag-relax. Bakit? Dapat bata ka pa lang, do something. Kasi pagtanda mo, yung ka na do something. Nakuha nyo? So, trabaho tayo. May makilala nyo mamaya. Mag-2 months pa lang, kapatid. Oo. Itong taon na kumikita agad. Malaking kinikita. Iwan ko, kinupuan yung mga chicken niya kanya kanina. Ngayon, naglabas agad siya ng mundo. Ano? Fortunian. Sino kayo yun? Huwag nyo tingnan. Grabe talaga. May position po to sa government. Top people. Oo. Nagpauto lang sa akin. Ayun, kumita. Mas maganda pala pag magpauto ka lang, no? Ano negosyo niyo? Utuan. Grabe talaga. Ito yung upline. Yung walang seryoso. Nakakamatay pa po lang kaseryoso. Tama? Oo. Nakakita kayo mga networking na nakaniktay, no? Nakagod talaga. Pag pinausapan, muli ang kalaro. Activity. Oo. Pati yung chike, wala. Nakakalama? Dito ko ito halata to kapatid. Dito yung buhay natin. So, good follower is very important. Tagal mo yung pride. Yung pride lang, no? Pride lang. Kasi ang pride, para sa sabon lang yun, panglaba lang yun, tama? Now, for example, ganito. This is your status right now of who you are. No? Status mo today. This is the success. Now, the question, how can you reach success? How can you get there? Lilipad ka? Ship line? Wala pong ship line na pataas. Nakakita ka ng ship line pataas? Nakakita? Wala? Wala! Oo. Pull string mayroon sa UT. Sa hindi nakakaintindi, dito kasi sa Baguio, mayroon kasing string na paakyat.
Kasi pag nandoon yung ano, nandito yung kalsada, yung patatas, pinupuli yan, ano? Tinakarga po sa ship line. Ano ba yung tawag na? Tram. Tram. Uli dito ang tawag eh. Ang tram kasi sa Hong Kong, hindi ano, pag sumakay ka ang tram doon, train. Grabe talaga, no? So, all you have to do, para makapunta ka dito, you have to walk down the road, tama? Walking down the road tayo, tama? Dito, masagasaan yung pride mo. Masasaktan mo ang puso ko dyan. Mapipintit ka dyan. Maiyak-iyak ka dyan. Why? Ang nagtuturo, high school graduate. Tama? Sisigawan ka pa nga high school graduate pag ayaw mo talaga eh. Tama? Dito ka talaga kapatid. Dito ka matututo. Dito po, masasanin ang puso mo. Dito ka matututo maging Batman. Alam mo yung Batman? Batumanhid. Hindi yung masyadong iyakin, ay, hindi ka tiksyayo ko na. Pero kung kausap na karoon, iyakin tayo, wait ka na. Dito, ha! Kaya natutuwa ko sa mga I love you guys. Dito, kapatid. Dito ka matuto. Tama? Bakit? Pag natuto ka dito, kapatid, pag-akyat mo dito, ang tandaan mo, importante mong paghandaan dito sa pagdato. Kasi pag-akyat mo, ang daming discouragement dyan. Ang daming tatawa sa'yo. Pag hindi ka Batman, kapatid, daglag ka talaga dyan. Oo, paglikot mo, malayo pa lang, ha? Pag kumikita, balikan mo ako. Malayo ka pa lang, ha? Tatawanan ka. Sino yung nare-reject kayo? Tapos kamay, hindi nare-reject na. Oo, halos lahat, tama? Nakakayak, hindi. Nakakayak, tama? Nakakayak. Grabe talaga. Lalo na kapag ka mga anak, tama? Yes. Kung sino pa yung mahal mo sa buhay, yung pamagiging negative. Yes. Ang malupit dito, asawa pa. Yes. Pagpipiliin ka pa, ano, Silhar? Victory Global, tama. Anong gawin mo? Oo, goodbye Victory Global. Tama, malaga yun. Tama? Pag dito, kapatid, oo, pag kumita ka, o sige, pag kumita ko, babalikan kita, ha? Oo, sige, balikan mo ako. Nung kumita ka ng 5,000 namin, binalikan mo. Ano sabihin niya? Tsamba lang yan. Pag lumaki, Brad, balikan mo ako. Dito, hato ka. Hato ka kasi ano, prospect mo. Nung kumita ka 20,000 sa ng linggo, excited ka na. 5,000 away ka na eh. Pagdating doon, excuse me, ano sasabihin niya? Sige nga, kung tong kumita ka, pauta nga. Sounds familiar. Very familiar, yes? Tama? Oo. Pag nagka-kotse ka, yan ang sinabi sa akin eh. Manager ng Bantik House, Petron. Dati kong boss yun. Dati kong boss. Ako yung naglalaban ng kanti ng asawa at brief niya. Sabihin ako. Oo. Nung nagka-kotse na ako kasi, balikan mo ko nagka-kotse ka, nagka-kotse na ako. Ito malupit. Pinintasan pa yung kotse ko, luma daw. Nung nakatuson ako kapatid, pinuntahan ko siya. Nung kumita ko ng 100,000 isang linggo, pinuntahan ko na siya. Alam mo sabi niya sa akin, ikaw kasi nauna dyan doon, kawawa yung nahuli. Sarap sa pati, no? Nakakuha mo tao na yan? Napansin mo? Kaya ginawa ko siyang empleyado. Nakabunti siya, na taga-pantik house, nakabunti siya, ako pa nagkakasal. Ako pa yung humarap sa tatay kasi ititakin siya, God knows. Ako pa. Siyempre, nawala siya sa panty chaos dyan. Ginawa, Jumar, naputan mo si Jiri, di ba? Salvador? Di ba ginawa yung plano natin doon? Ayan si Jumar, kasama niya. Ginawa lang yung piyado. Hindi niya ako mag-istiis. Nag-quit. Isipin mo, utusan ko, pakikarga yung mga kapis sa sakyan. Okay, doon sa... Dati ako naglabas sa brief niya. Ang buhay sa akin like that. Kaya kapatid, pwedeng walang pera yung nakilala mo ngayon. Huwag mong litigitin yan. Kasi pag pumuti ang uwak, baka ikaw yung pera, yun ang mapera. Nakuha niyo ako? Yes. Mahalin niyo katulong niyo, ha? Mahalin niyo katulong. Respect your katulong. Do not make pastos.
Oo, kasi dudumihan yung pagkain niya. Tama, tama? Oo. Okay? Okay? Attitude! No. Pakisabi sa katabi, attitude! Okay? Now, napakaiba ang attitude. Okay lang ang gawin to? Hello? Mayroong isang ano? Si Jesus Christ, di ba meron siyang 12 apostles? Now, ang ginawa ni Jesus Christ, pinataw yung 12 apostles, sabi niya, okay, mag-meeting tayo. Minitin mga apostles niya. Nung minitin yung mga apostles niya, sabi ni Jesus Christ, pupunta tayo doon sa kabilang bukit, maglalakad tayo. Kasi walang sasakyan. Kasi datang wala pa si car, no? So, ang ginawa ni Jesus Christ, sabi niya, kumuha kayo ng mga bato. Yung kanin lang hawakan, hindi malaki, hindi maliit. Di yung mga apostles, kumuha ng bato. Ito si Judas. Sabi niya, ang tanga nila, ang pidating kinuha, kumuha ng maliit. Nilagay sa bulsa. Kaya diba gumagano sa bato, siya nakagano na nguya ako eh. Wise talaga si Judas. Pagdating sa bukit, sa taas ng kahoy, huminto si Jesus Christ. Sabi niya, make circle. Tapos, yung bato, itaas niyo yung kamay niya. Hawak niyo ang bato. Itaas siya, ganun. Ganun kalaki. Si Judas, ganun. Si Judas, maliit. Okay. Ipikit niyo ang mata niyo at malangit tayo. Pag open ang mata niyo, magiging tinapay yung bato. Pag open ang mata, naging tinapay. Yung kahudas, grabe. Asap ni Jesus Christ, kainin niyo yan para mapusog kayo. At huwag kayong mamigay. Alam mo, si Judas, grabe. Parang gumalat na yung lasa, ginaganan talaga niya. Ganon talaga. Pagkatapos, after their eating, ang sabi ni Jesus Christ, okay, just prepare. Kasi, we go ahead. Now, ngayon, kumuha na kayo ng batong maliit. Yung maliit na pong batong kunin nyo, pumulot kayo. Sabi, kumuha na rin bato. Ay, si Judas, pusang gala, ma-snack pala. Pagkatatao ko to, kumuha siya ng bato. Ang laki talaga, ang laki talaga. Kaya nga kami nagkaroon siya. Sabi, uubusin ko to. Pagdating sa kapilang bukid, kapatid, na, make circle, sabi Jesus Christ. Okay, guys, yung batong hawak nyo, itron nyo. Kung anong layo, haba ng bato, yon ang haba ng buhay nyo. Pusa si Judas. O, grabe, tas pagpusang gala talaga to. Hindi, gano'n siya. Dadyan lang. Ang bigat talaga, kapatid. Ang bigat sa sinakotong, uulo at nagkasunod. Ayaw sumunod. Finally, sabi ni Jesus Christ, okay, this is the final task. Okay, get the stones. Two stones. Oo. Pariha kasi laki. Maliit lang. Dalawa. Ito si Judas. Kumuha ng maliit. At kumuha ng malaki. Pagdating sa kabilang bukit, make circle. Yung batong dalawa na hinawakan nyo, at count of three, yan ang maging bayak nyo. Judas! Palit malaki! Guys, what the lesson of the story? Attitude. Character. You must follow the captain. You must follow your upline. Huwag kang magaling-galingan. Sobrang galing ka kasi kaya walang nangyayari. Magaling ka sa buhay kahit hindi sa network kayo magaling ka kaya walang nangyayari. Hindi mo may naitanong bakit sila yumaman, bakit ikaw hindi ka kumikita? Try to assure sir. Bakit kaya kabago-bago lang yung tao na gusto ko pa naman yun, kabago-bago lang kumita, bakit kaya ako katagad hindi kumikita? Because of your attitude. Akala mo patawa-tawa lang ako sa inyo, pero I know my brain.
because of your attitude. Attitude can speak. Now, sabi nga palagi eh, tell me who your friends and I will tell you who you are. Na nakuha mo? St. Peter Black together? Grabe yung mga pronouncing dyan. Kahit ay kapatid, huwag ka lang maalti dyan. Downline ko kayo. Wala kayong magawa. Hindi kayong suporta sa akin. Yung masarap sa dahil sa apply, no? Gusto niyo maging apply? Yes! Okay, parang ayaw. Gusto mo yung apply? Yes! Oh, alam po, gutom niyo kayo. May lechon dyan, magpagutom kay kapatid, ha? May lechon dyan. Iwan to sawa dyan, lechon. Okay? So, follow your apply always, ha? No? So, attitude is very important. Next is belief. Believe 100%. Saan? Number one, maniwala ka saan? Sa company. Guys, ang company natin, do not ask kung stable pa company natin. Obsolete na yan. Magnanangin sa atin, stable ba tayo? Obsolete na. Palagi ko itong sinasabi, if you're joining company, network marketing, piliin mo yung 5 years above. Wala kong pakialaman kahit hindi Victory Global, basta 5 years. Guys, ang Victory Global, 9 years na po. Kaya do not ask kung stable pa. Sobrang stable yung company natin. Ito po yung company natin. Pag matulog ka, pagising mo, company pa rin. Tama? Hindi yung pagising mo, nandiyan pa, hindi pa nag-close yung website. Hindi po, diba? Pangalawa, ang produkto po natin, highly consumable, very consumable. Ang produkto natin na uubos. Lalo po ito napkin, guest napkin. Ang dami babae. 1:30. 30 pinanganak sa ospital babae, isang lalaki lang. Kaya pinag-aagawan yung lalaki. Sabi ni Irish Mino. Now, very consumable. Effective, very effective. Oo. Subukan mo. Hawakan mo na ito para nakapisyal ka na. Gano'ng magbinta, brad. Huwag ka lang magpa-cute. Sistok mo na. So, lalo yung BG Cup, ay, sobrang BG Cup. Yung BG Cup, huwag kayo magbinta. Marketing calls, ha? Di ba yung sinasabi ko sa inyo, pag nag-invest kayo, marketing calls, yes? Yan ang gagawin nyo. Napakaroon produkto. Do not, we cannot compare others. Do not compare your products to other company. Because if you are going to compare your products, you are about mounting other companies, yes? And if you are about that, your attitude is bagsak, yes? Just love all companies and respect, yes? Do not bad mouth. Ako pag may nag-bad mouth sa akin, natatawa ako, umalis ako. Kung sino yung binabad mouth na bumabaliktad sa kanya. Ganun yun. Oo. Yung nag-chismis, chismosa siya. Siya pala yung chismosa, ha? Now, so, love your company, yes? Yes. Oo. Why? Now, next is yung products. Use the products. Gamitin yung produkto. Hindi mo ginamit yung products. Ang gaganda yung toothpaste, pero hindi mo ginagamit yung toothpaste. Ang gaganda yung napkin, pero nangangati ka. Hindi mo ginagamit. Gamitin yung produkto. Alam mo, pag pumunta ko sa bahay nyo, una kong tinitingnan kape. Ang kape natin, kapatid, napakasarap ang kape natin. Oo. Di ba, masarap ang kape, hindi? Masarap, hindi? Masarap! Papayarin nyo lang, parang hindi nasarap, papayarin nyo lang. Libre kape dyan mamaya, no? So, masarap ang kape natin. Gamitin mo yung kape. Pero kung daw lang pinuntahan, nandito siya, pero malami naman eh. Oo. Pagdating ko doon, ang pinapakape sa akin, kopi ko. Power talaga. Meron. Next! Yung sabon. Gamitin yung sabon. Para masubukan nyo kung gano'ng kaganda yung sabon. Alam mo ang ganda ng sabon natin? Palitan nyo yung mga sipad-sipad nyo. Kaya nasisira yung ano nyo, magkakaroon ka ng cervical problem dahil sa zip guard na yan. Yes, exactly. Sinong kopi ngayon dito, doctor ito? Yung sabon bawal yan. Pangwas sa puwerta. Pero yun ang pinanghugas nyo.
ang aray. Bawal ang shampoo. Ilang hugas nyo? Yes. Guys, gamitin nyo yung sabon. Huwag nyo putulin. Kasi pag pinuto yung sabon nyo, mawawala yung bisa. Buo-buo siya, buo. Tapos ibabad nyo sa tubig para lumambot. Tapos idiin mo. Para maubos agad. Huwag mong kausapin yung katabi. Kasi pag nagsenso, sabon. Ito ma'am, hati-hati mo to konti ha. Good for 6 months. Power ka. Mula dito hanggang bang-bang dinilibar mo yung sabon. Kailan pa yung mag-reporches? Kung pwede, ipatapon mo na. Para bumili agad. Grabing sales talk ba? Kaya kahit tuloy iba-iba, 3 months pa, hindi pa bumibili. Oo, kasi kunting-kunti na lang binabal pa sa tubig. Ginagigilawang parang panghugas ng tato. Tipit-tipit pa. Kasi ako ba? Okay? Love your products, yes? Yes! Now, maniwala ka sa company, ako grabe. Dito talaga ko bumili. Pangalawa, pangatlo, marketing plan. Sa marketing plan, do not ask na. Kasi kapatid, ang marketing plan natin, sa ngayon, yan ang pinakamalaking payout. 3,000 direct referral, 3,000 pairing, 16 pairs per day. Okay? Napakaganda ang marketing plan. Pangalawa po, bakit po Victory Global? Guys, bata pala po ang may-ari. Bata pong may-ari. Makita nyo mamaya, 38 years old. Mas wapo lang yung sa akin ng konti. Kunti lang! Eh po, sandala may-ari yan. We have to respect the owner of the company. Bastusin mo lang lahat, wag lang yan. Siya yung nagsignito ng cheque. Patay tayong lahat yan. Tama? Mas wapo siya, kunting-kunti lang. Makita nyo mamaya. Okay? So, next, number 4. Okay. Love. Just believe in love. Saan? Your upline. You must love and respect your upline. You must believe your upline. Tama? Are you believing your upline? Yes. Hello? Yes. Are you love your upline? Loving your upline? Yes. See, I love your upline. Look at your upline. Do not look at me. Look at your upline. See, I love you and thank you, upline. Tama, baka hindi ba ngayon, baka hindi kayo makatingin. Tama? Love and respect upline. Guys, seryoso to ha. Mahalin yung upline nyo. Paano ko yung upline nyo talaga na hindi siya gano'ng ka-active yung catching niya? Kasi mayroon kasing brain talaga na kahit nauna ng isang taon yan, mas maungunahan mo, depende kung gaano yung neurons transmitter. Matagal kasi makakaintindi. So sa'yo, mag-isa makaintindi, kaya still respect and understand your upline. Yes? Yes? Now, for example, this is you. This is your upline. Ito yung nag-invite sa'yo. Eh, siyempre, magkasabay, siyempre, parehas lang kayo. Huwag mo pre-intend dito na upline, tuloy, ay, kung upline, tuluan mo ako. Eh, ikaw, parehas lang kayo. Do not depend your upline. Ataw ka dito. Tama? Wala kang pakialam. Pag hindi kayo ni-apply, punta ka sa nilis apply. Pag hindi kaya, punta ka dito. Tama? Pag hindi kaya, punta ka na. Pag hindi pa rin kaya dito, huwag ka sa akin. Tingin ka na sa sarili mo, apply pala ako. Ano guys, ako wala kasi mong apply. At never kong nag-defend kahit kay even Mr. President. This is me, this is my life. And this is my life. So guys, nagdidepend ako sa sarili ko. And this is me. Dapat gano'n ka rin. Hindi puro upline. Paano kung upline di ka kaya? So ang gagawin mo, yung ano, wag na lang. Punta ka na naman doon. Upline kaya, wag na lang. Hindi para kahit yung ibang tao, alam ko dito na lang. Tumatanda lang sa networking, hindi ko bigita. Ang tinanong, bakit? Yung upline ko sa supply. Nakailangan ng networking, lahat ng networking pinasukan ko. Hindi upline, sabay ko ng supply. Love your upline, yes? Yes. Promise, yes? Yes. Respect your upline. Because your upline, like your mother, like your father. Guys, for your information, without your upline, wala ka dito. Kahit papano, kung wala kang kaya yung upline mo,
tingnan mo ano yung nagawa niya sa'yo. Huwag mong tingnan yung weaknesses niya. Anong nagawa niya sa'yo kaya napunta ka dito? Nakuha niya? Huwag mong gawin katulong yung upline. Parang awa. Upline! Padala! Upline! Pabuhat! Siyempre sa upline, pamarits ko. Sige, karoon. Sige. Upline! Pabantay yung mga bata. Mayroon pang ganun. Yes! Pag ikaw yung sabi mo, bahala ka sa buhay mo. Na nakuha mo, do not do that, kapatid. If you are going to do that, gagawin niya ng downline sa'yo. Karma-karma lang. Tama? Oo. Do not chismis your downline, your upline. If you're going to chismis your upline, iti-chismis ka rin ang downline mo. Hindi mo lang alam. Ako nakakaalam niyan. Nakuha mo, akala mo lang yun, kapatid. Nagingitian lang tayo. Akala mo, pag tinitis mo yung upline mo, okay ka sa akin, you are not okay to me. Tama? I'm still smiling. Tama? But inside my brain, you're not okay to me. Tama? So do not dismiss your upline. Do not dismiss your wife and your husband. Uy, sit ako sa mga dito na, pati husband dinitismiss. Pati wife dinitismiss. Ang ganda-ganda talaga ng wife ko. Huwag mo na chismis. Ang gwapo talaga ng husband ko. Huwag na nga. Sabi sa mga, buti ka pa. Ako wala kong husband. Kaya ka dito, bawal dito may mga chismis. Pag na dito, ayaw mo kasi talaga. Kasi purely tayo business, tama? Helping people, loving people, and understanding people. Yes? Yan ang pinamayan. Next! Number four! Number five! Love your downline! Ooh, ito, grabe. Maraming matatamaan dito. Oh, love your downline. Please love your downline because your downline is your business. Love your downline kasi lahat ng chicken kinain mo at pinakain mo sa pamilya, galing yan sa effort ng downline mo. Hindi mo lang alam, nangutang siya. Tapos ang bawi mo. Tignan. Love your downline. Respect your downline and understand your downline. Understand the capacity of your downline. Kasi hindi mo pwede sabihin na, dapat gayahin mo ako! Power ka talaga. Kapag upangulo lang yung downline mo, gayahin ka agad. Ano yan, Superman? Tama? So love your downline and respect your downline. Respect the strength of your downline, the weaknesses of your downline, and help your downline. Do not make your downline like katulong. Downline, pabuhat! Mayroon ko downline dito. Oo, yung downline dito. Isipin mo, pinapabili yung mga downline ng pagkain niya, tapos kaharap yung downline niya, kumakain siya. Downline, pabili ng, ano, ng Arben Downline, Gloria. Pagdating kumakain siya, downline yung kumakain. May tao talang gano'n. Ngayon, wala na siya. Ang tao nun, attitude. Tama? So, love your downline. Respect and love and build your downline. Do not make insult to your downline. But, may but ha, may but. Oo. Pagpasawa yung downline mo, sipahin mo na. Tanggalin mo sa pista, sa ano mo, sa... Anong tawag doon? Sa phone mo, pag nag-text, ang sagot mo, Hoyo. Upline! Tinanggal mo ako! Pasaway ka kasi. Ako ang very prank ako ng tao. Pagpasaway ka kahit sino ka, pagsabihan talaga kita. Tama? Kasi I'm your father. It's my responsibility to guide you. Tama? Pag hindi mo ako kaya, alis. Ganun lang yun. Kasi simply, why? Ang utak ko, part of my brain nasa sayo. And I'm very willing to give this brain to you. Tapos, ang pasaway ka talaga at ayaw mo talaga sumunod sa role ng drinking, role ng grupo. So, how can I drive you? How can I hold you? How can I teach you? Kung hindi ka naman talaga makikinig sa akin. Mayroon kong kinakausap na karakan. Sa'yo yun, tama? Ikaw yun, no? Yung kinausap natin doon sa ano? Ayaw yung mga training. Anong sabi ko? Huwag kang sumali. Pag sabi na sa akin, ayaw ko mag-attend ng training, di huwag kang sumali. Nagpakit, sorry ka na, wala ganyan. Kasi pag hindi mag-attend ng training,
hindi ka kita yun. Pag hindi mo kita, sisihin ka. Tama. So, ganun yung kapatid. Kasi pag iba kasi, pag hindi magatid ng training yan, maging pabigat yan sa'yo. Sisihin ka pa niya. Pag kumita yan, uutusan ka pa. Kausapin mo sa ganito, ha? Kausapin mo to, ha? O, ito, listahan. Ito yung number. O, bahala ka na. Di ba? Ginawa mo yan. Tama? O. Pag hindi mo ginawa yan, may masasabi sa'yo. Tama? Okay? Yan, nakuha niyo ako? Hello? Hi! Are you with me? Yes! Sabi ko, grabe talaga. Di ba? Di ba? Hindi madali umaman, kapatid. Akala niyo madali lang. No, walang ganyanan. Love your downline. Napakasabi, I love your downline. Pakisabi, lock your downline. Lock your downline. I'm not your downline. Lock your downline. I love your downline! Pag mayroon talaga asawa ka tabi, asawang titingin lang, I love you downline. Love talaga. Now, so you have to believe. You have to believe your downline. You have to love and respect your upline. And guys, okay? You must call. Respect and love your cross line. Sino yung cross line mo? Okay? Yung ibang grupo. For example, ito at saka ito, mag-cross line, ibang grupo to. So, love and respect. So, paano po yan? Pag nakita mong nahirapan yung cross line mo at nandyan ka naman at walang ginagawa, please, tulungan mo naman yung cross line mo to explain. Better, tama? Hindi yung, sana hindi maniwala. Huwag kang malalangin na hindi maniwala yung prospect na. Tama? Kasi kung ano yung tinanim mo, yun ang angin mo. Okay? So love your cross line. Do not make sulot-sulot your cross line. Oo. Hindi yung pagbabaso, kausapin mo na. Tama? Mali yun. Bukas na. Guys, huwag kang malulot. Tama? Masama yan. Pero ganito, may pero naman. Kung ayaw naman talaga sa'yo ang tao, at ayaw talaga sa'yo at gusto sa kanya, huwag mong ipilit yung sarili mo kasi ayaw talaga niya sa'yo. Mayroon dito na, ako lang rin kumausap mo yan. Kumausap, dapat na akin. Ayaw kinausap. 2 weeks ago, pumunta siya doon, sumali pa. Ayaw niya sa'yo. Simple as that. Huwag mo ipilit. Kasi pwede kang mapapaya yan. Kakausapin ka, Brad. Pasinsa, ayaw ko nga sa'yo. Ayaw ko talaga. Tama? Nakuha nyo? Pag ayaw sa inyong tao, hayaan mo. Tama? Itong gawin mo ngayon. Ipakita mo sa tao na yan na ikaw yung karapat dapat sana maging upline. Hatol ka. Ipakita mo. Kasi kapatid, nakakatawa yan. Pag yan kumita yan doon ng gusto at ikaw hindi kumikita, buti na lang doon siya. Nakuha mo? Buti na lang dito ako. Tinan mo. Na nakuha mo? Oo. Pero, pag kumita ka, hindi siya kumita doon, tagam. Tuloy. Ayaw mo kasi sa akin eh. So, positive. Tama? So, the more na-reaching ka siyang tao, the more mong patunayan na karapat-dapat ka. Tama? The more na-reject. But the more ka inayawan, the more papakita na karapat-dapat ka maging apply. Yes? Huwag kang mamimili na ito maging apply. Yes? Nakuha mo? Are you with me? Yes! Okay? So love your cross line. And of course, love and believe yourself. Believe yourself. You must to believe yourself. Kasi napakahirap kapatid. You're believing in those, tapos hindi ka maniniwala sa sarili mo. I believe the company, I believe the products, the company, the owner, and up in the downline, but, kaya ko kaya to. You must to believe yourself. Did you happen to me na, before ka pinalang nilabas sa mundo, you are the champion. Guys, you are already the champion in this world. Bago ka nilabas. Bago ka nilabas sa sinapupunan ng magulang mo, champion ka na. Gusto niyo papakita ko sa inyo? Ha? Okay. So, walang bata ha. Hindi nila maintindihan ito. Familiar kayo nito?
Ano tawag nito? Set. This is sperm. Sperm. Okay? Okay, tatawa-tawa. Alam nyo ang sperm. This sperm, kapatid, ito yung sperm. Ipapakita ko sa ganun ka champion. Okay lang magkwento? Mayroong mag-asawa. Nag-asawa sila. Itong lalaki from US, itong asawa ay itong ano, Pilipina. Tapos after their wedding day, oo, nagkaroon sila ng honeymoon. And that honeymoon, that day, kapatid, nag-usap-usap po yung mga sperm cell. Tama? Sabi ng sperm cell, pakipatay yung cellphone. Okay. Sabi ng sperm cell, sa isan, pag ilabas tayo ni tatay, ako yung mauna. So, sabi ng isa, hindi, ako mauna. Sabi ng isa, oh, utot nyo, ako mauna. Ay na, tumutunog si tatay, tumutunog. Ibubukan na tayo. Tak! Tanda-tingin. Paglabas, takbuhan ng sperm cell. Oo, dito yung Excel, tama? Takbuhan sila. Pagtakbo, takbuhan sila. Pagtakbo, gano'n yung sperm. Santay. Bakit ang luwang? Ang motor, ang motor. Sabi-sa, hisupagos. Nagkamali. Hisupagos. Oo. Patay buhay. Buti hindi ka nasama dyan. Oo. Okay. Siyempre, if there's first batch, there's second batch. Tama? Sabi yung mga sperm sa pang-second batch, tay! Patay sila. Sabi ko nga eh. Ngayon, mga kapatid, tayo may mag-race. Sabi ng isa, nako, nag-gym ata to. Nag-jogging ata ako, gumagano'n isa. Gumagano'n na sila kasi tinitingnan yung pagtulong ng tatay. Oo, maya-maya tumutunan. Ayan na, pumunta! Tantantini! So, gumagano'n. Guys, takuan. Mayroon sa akin ako! Gumagano'n. Pagpagdating dito, bumalik! May tayo! Usang ka na! Napunsa, sabi-sabi. Napunta sa tae. Iba na pasukan. Patay buhay. Punta-patay. Tama? The third round. Guys, tandaan mo. First honeymoon. Parang hindi ka nang galing doon. Okay, the third round. Ayan na. Puputok na. Putok! Tantantini. So marami yung kapatid. Sa sobrang dami, nag-bound sila. But, in a way, patay. Buti hindi ka lang kasama. Tama? The last round, kapatid. Guys, takbuhan yan. Ang nakapasok is isa lang. Sino yan? Ikaw yan. You are the champion. You are the best of the best. You are the champion of the champion. Buti na hindi ka nasama doon sa mga napunta saan-saan lang. Pasalamat ka kapatid, hindi ka naipunas sa kumot. Tama? Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ko kaya. I'm so weak. Kawawa pamilya mo. You've been strong. You're so strong. Tama? You are the champion. Pakisabi sa sarili mo, I'm the champion! I'm the champion! Pakitabi. I'm the champion! I'm the champion! Tunuban, Jyoti! Guys, you are the champion. Don't be weak. Don't stop it, the word weak. Kasi you are not weak. Tamad ka lang. Tama? Do something kasi you are the champion. Pasalamat ka nga, the second championship, yung nilabas kasi sa kupunan ng nanay mo. Buti hindi uso ang cellphone nun. Ano kung uso pa, dahil sa liig na, tapos tumawag pa. Di ba may namatay na sakal? Sa puwerta? Di ba nakaraan, muntik na mati yung bata? Galing ang galing ang doktor, no? Yung nasa puwerta, nasa tricycle, pagdating sa ospital, nangiitin na yung bata kasi yung puwerta ng baba, nanay dito, yung binuhay ng taga-Bisca, doon ba isi ha? Na doktor, nakita niyo yan? Yes. You're so lucky. We are lucky. So that's the way, kapatid. Kaya, kung nakaya ko, kaya mo. Kung nakaya, kaya nyo din.
Wala pong imposible. Hindi po pili matanda ka na. The more matanda ka, the more gawin mo to. Tama, to achieve something. Oh, syempre, kasi yung achievement is very important naman yun eh. You play. Bata ka pa, the more bata ka, the more gawin mo to. Ipapakita natin sa buong madla na we are the best of the best. Wala pong artihan yung kapatid. Nakuha niyo ako? Always. Tama na kasi yung emotion. Yung parang emotion, tama na yung emotion. Tama? Kaya natin. Kaya hindi. Okay? Now, next is, uy, maga pa. Nasabihan niyo ba hanggang alas 11 tayo ng gabi nito? Sabi ni nanay, okay? Next is commitment. Okay, guys. Guys, gusto ko to take up commitment. Alam niyo ba kung bakit marami pong hindi naging successful ngayon? Pati sa marriage. Because of their commitment. Because of their lack of commitment. Even sa career, hindi sila naging successful in career, ano? Because of their commitment. Palaging absent na absent, kaya hindi niya i-promote-promote. Tama? Hindi nagtagal yung relationship ng mag-asawa because of their commitment to each other. Lack of commitment. Commitment is really important to understand. If you want to become successful in Victory Global, you have to commit. You have to commit your downline and your upline. Especially yourself. What is 5 years, kapatid? That lifetime. 5 years ka na sa trabaho mo, walang nangyari. Mag-commit ka lang dito. 5 years. After 5 years, pag wala ka pang mag-recruit, lalo ka na mag-commit. Grabe, 5 years. Nakakahiya ka na. You have commitment. Alam mo pagkakaiba namin sa ibang tao? Hindi pa ako networker. Hindi ako kakili ba mga networker? Pag pumunta sa Victory Girl, networker na talaga sila. First time ako. Hindi ganun ko kalitorgan. Nagkaroon ako ng idea o network marketing through my ex-girlfriend before. Kailang binta-binta. Oo. Pero nung sumali ako sa Victory Global, pitpita ng bayad yung commitment talaga. Kung napansin yung commitment ko sa inyo, when I support you, umulan bumagyo, wala kong pakialam. Tama? Nandun yung commitment. Commitment is very important. So, yung strong commitment, ito yung pinaka-importante. Walang ulan-ulan, walang bagyo-bagyo, walang init-init. Kasi pag magtrabaho ka, umulan bumagyo, kailangan mong pumasok. Tama? Walang excuse. Kasi excuse, tama rin excuse. Gusto mo yumaman? Yes! Ito yung gagawin mo. Hirap eh. Power ka talaga. Tamad ka talaga. Guys, commit. If you want your marriage become success, commit your wife and your husband. Tama? Hindi yung mayroon ka nang asawa, mangiligaw ka pa. Okay yung nasa bar pa. Wait lang, gumanon, no? Then, commit your husband. Oo. Tama? So, back to Victory Global tayo, ha? Commit. Commitment is really important. Yes. Next. Kasi ito kasi commitment. Dito kasi sumasabay ang tao sa commitment. Mayroon ko yung ano sa inyo. Mayroon isang hari. Yung hari na to, it's about to die. Matanda na kasi. So, before he die, kapatid, ang ginawa niya, sabi ako mamatay, nilipo niya yung mga fighters niya. Sabi ng mga fighters, pumunta kayo sa iba yung dagat. Oo. I-announce nyo, magkakaroon torneo. Alam mo yung torneo, kaligsahan? Kaligsahan? Kung sino yung mananalo sa torneo na yan, siya po yung magmamana sa lahat ng kaharian. At maging asawa sa kaisa-isa kong anak na si Marian. So, ibig sabihin, pag manalo ka sa torneo na yung kapatid, ikaw yung magmamana sa kaharian. Tapos, ikaw yung mapapangasawa doon sa asawa niya ang kaisa-isa lang na si Marian. Okay? Now, ngayon, kung ito yung kaharian, hindi ko alam ang drawing ha, basta ganito yun ha. Upo sila dito. Nandito po yung mga tao. Mayroon po ito nakatakip. Okay, nandito siya. Nandito yung mga tao. So, nandito yung mga tao, humahanda po sila kung ano gagawin. Sabi ng hari,
Okay. Ganitong gawin natin. Kung sino yung makatawid. Makatawid. Swimming pool kasi ito, swimming pool. Pero may takip. Kung sino makatawid dito at makaunang makarating dito, yun po ang magmamana ng kayamanan ko, kaharian ko, at maging mapapangasawa ang anak ko. Dito, tuwang-tuwa, sabi nito, ako mauna, ako malupit. Ganun, nag-agawa na sila. Sa pagyan, open the cover! In-open. Pag-open, kapatid, pamilya tayo sa alligator. Ang dami po mga alligator dito. Isip mo, gutom na gutom, pati hangin tinakain. Gutom na gutom. Alam mo, pati kaluluwa ng ipis, kainin eh. Ganun kagutom. Tama? May tubig dyan. Ngayon, nalawin mo yan. Kung ikaw makarating dyan, magmamana ka. Alam, sabi niya, sila ulo sinuhari na. Sila ulo talaga yan. Wala pong magpapakamatay yan. Parang bitag yan, para makakain yan. After 2 hours, wala pong tumalun. After 3 hours, kapatid, biglang may tumalun. Tumalun. Pantalon, ang bilis. Ganun daw. Ang bilis talaga, kapatid. Nakarating dito. Anong palakpakan sila? Tumayo lahat. Lahat nagulat. Grabe. Sabi ng hari, grabe. You are the winner. Ikaw yung magmamana dito sa laking kaharian. At papapangasawa na si Marian. Ano mo sabi ng lalaki? Ha? 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 Sana yung Maria-Maria na yan. Tsaka yung hari-hari na yan. Wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman kung sino'ng tumulak sa akin. Walang hiya. Kinalimutan lahat. Yung tulak. Sino ba yung tumulak? Guys, naitulak lang pala. Subukan mo, ikaw itulak ko dito, iwan ko lang. Gagawin mo lahat-lahat, mabuhay ka lang. Tama? Napansin mo, what the learning of the story? Yung commitment, kapatid. Commitment. Guys, hindi po kayo tinulak dito. Sometimes, naitulak ka siguro dito. Pero kapatid, naitulak ka dito ngayon para naman sa commitment mo. For your future purposes. Nakuha nyo? Pasalamat ka, nirigtot ka ng kapitbahay mo. Nandito ka ngayon sa harap ko, patawa-tawa. Nakuha mo? Now, yes, commitment is very important. Yes? Okay? May naintindihan? Yes. Marami. Are you sure? Yes. Ano naintindihan? Commitment. Love you. Love you. Grabe talaga, pagdating talaga dyan, 21, no? Okay, commitment next. Guys, hello? Okay, desire. Desire. Desire is really important to understand. Dapat meron kang desire sa buhay. Ano yung desire mo? For example, gusto mo itong bagay na to, dapat yung desire mo, grabe, naglagalap-lap. Kagaya to, may mga ako kasi mahilig ko sa car. Naging mahilig ko sa sakyan, gano'n. Kaya pag mayroong bagong SUV, binibili ko yan, binibinda ko yung sasakyan, tapos kumakon bago kasi, mahilig talaga ko sa sakyan. Yun ang hilig ko. Mas okay ang hilig ko kaysa maging mahilig ko sa babae. Okay na yung sasakyan. Tama? Okay na yun. Now, guys, nandun yung desire ko, na whatever it is, kaya na makuha ko yan. Kagaya nakaraan, nagpusa ko ni Mise, sabi yan, gusto ko itong sasakyan na to. Eh sabi ni Isko, lumain mo muna yan, ha? Kuha ka, lumain mo muna yan. Yan ang misis ko, sige, basta bilhin ko yan, ha? Yan ang misis ko naman yan. Hindi naman madamot yun para sa akin. Madamot ibang tao yun. Mas magandang ganun, di ba? Oo. So, desire. So, dapat nag-love-love yung desire mo. Walang pagkakaiba yan. Kuya? Yeah. Nung niligawan mo si ate. Di ba? Grabe yung desire mo, di ba? Lalo pag may magliligaw na iba, pusang galap, patayan to. Naglagablab yung pagnanasa. Tama? Para mayroon kang tinatawag na limerings. Feeling. Sabi, ano limerings? Tingnan niyo sa dictionary. Yung tipis ng pagnanasa. Okay? So, ito yung importante to, desire. So, magkaroon ka ng desire na 3 months from now, 6 months from now, ito yung mangyayari sa atin.
whatever it takes, when you promise it to ako. Dapat ganun ka. Hindi yung basta Victory Global ko ina ako diyan. Wala kang kalis sa desire. Dapat magkaroon ka na ng burning desire. Naglagablab ng pagnanasa. Yes? Yes? Okay? So, very important to, no? Now, next is skill. Skill. Okay? Dito is 15%. Ano ba yung skill? Dito kasi sa skill, kapatid. Okay? Mabilis dito ipuntang ito. Number one, marunong ka mag-invite. Pag hindi ka marunong, mapaturo ka sa upline mo. Sino yung upline nyo na nag-invite sa'yo? Hindi po basta-basta sa pag-invite. Tinuturo yan. Tama? Oo. Kasi sumasabay po yung tao sa pag-invite. Tama? Oo. Marunong po mag-prospect. Marunong mag-attend ng training. That's skill. Tama? Number four, marunong magsulat. Ayan, walang nagsulat. Ito grupo ko, walang nagsusulat. Oo. Gano'n sila kagaling, pero may pihins, ha? Oo. Ganun, skill yan. Tama? Marunong mag-explain that skill. So ito kasi lahat, natin napapractice of through training. Don't worry of this. Mapapractice yan. Now, next. 1, 2, 3, 4. Doto na? Sulat. Marami isyon dyan. Actually, ha, taba is di maganda sa katawan. Para hindi maubos. Okay. Next, gawa ka ng prospect list. Prospect list. Ano po ang prospect list? Lahat ng key-system mo, okay, ano yung key-system? Okay. Ang key-system, kamag-anak, kapatid, kapitbahay, ka-church, ka-school, ka-schoolmate, katabi sa jeep, katabi sa motor, lahat na. Kaibigan, katungi, kaaway, kalayo, kalaguyo, ay wag. Lahat ng key mo, lahat ng key system mo, ilista mo. Ganito ang paglista. Okay? Sa A, B, C. Lahat ng masisipag. Masisipag ba? Masisipag. Positive ang masisipag. Ilagay mo dito. Okay? Ilagay mo dyan. Lahat ng kakilala mo, tamat. Ilagay mo ito. May kakilala masipag din yan. Sasi, ano sasi? Lahat ng walang kwenta, ilagay mo dito. Pinakain mo, nilibre mo, lahat-lahat na, pinayungan mo. Tama? Nakasampung buwan na rin pa sumali. Walang kwenta, tama? Now, how to invite? Guys, dito po kayo, dito po nahirapan kayo. How to invite? Alam mo, sa totoo lang, ang pag-invite, hindi basta-basta. Number one, dapat excited ka. Excited ka. Tama? Oo. Dapat naka-smile ka. Tama? Dapat naka-smile ka. Naka-smile, di ba? Smile. kaya ako nag-networking kasi bawal talaga kong maging arkitektura. Oo, dapat excited ka. Now, mayroon dalawa. 1, 2, 3, 4. Paano yan? Number one. Good news. Okay, paano yan? Friend, buti na nakunta kita. Bakit? May good news ako. Kita tayo mamaya. Saan? Sa Chowking. Pupunta hindi. Good news. Excited ka. Chowking. Punta yan. Tama? Yes. Oo. Friend, mayroon kong gift sa'yo. Ano yan? Basta gift. Networking yan, ano? Basta kita tayo. Oo. Mayroon kong surprise. Ano yan? Basta surprise. Dapat excited ka. Ang karamit sa iba, racket. Brad, may racket ako. Ano yan? Basta racket. Kita tayo, Brad. Ganun. Kasi ang networking, ano lang, casual. Casual ang networking. Hindi yung, ano ka pa ng mga proposal. Ano yun? So, casual lang. Ito gagawin mo. Excited ka. Oo. Now, huwag makulit. Kasi ang ginawa kasi bang tao, guys, sa sobrang excited yung ginawa, tawag. Ibisaya. Kagaya ko, no? Oo. Mare! Buti na lang kontak kita! I'm so excited!
O bakit kita pakita? Mari, kumuha ka ng papel. Kumuha ka ng papel sa kamorbid. Oh, ito, ito, may papel na, may papel na, may papel na. Magbilog, magbilog na sa kita. Magbilog, oo. Ngayon, lagi mo dalawang bilog. Left and right. Oh, yan. Mari, ikaw yan. Okay, okay. Ay, Mare, magbilog ka. Yes, magbilog. Bigyan mo ng linya left and right. Yes. Ngayon, may bilog po siya sa... Kaya ingat na ingat tayo sa mga ganyan. Tama? Ano po? No. So, kaso kapatid, sa pag-invite, mayroon pong art. Art sa pag-invite. Tama? That's why siya. Ako, Brad, Meron kong racket. Ano yan? Pagkakamirahan. Gusto mo makinig? Ano yung networking? Basta, kita tayo, lunch tayo. Oo. Ganun. Lunch. Uy. Baka networking, pero lunch. Uy. Yeah. Pagdating doon, bula-bula bunga ka na. Ganun din gawin natin. Okay? Huwag yung, naku, pero naku Mari, ang ganda talaga. Ano yan? Networking, Metro Global, alam mo, ang kapital, 16,880. Alam mo yun, Mari, yung agriculture? Mari, doktor po ako. Hindi organic siya, Mari. Mari, doktor talaga ako. Mari, ang ganda talaga agriculture. Mayroon akong downline. Kinausap ko, Dr. Taguding. Pumunta ako doon. Si Dr. Daos, yung nakapoto ng ulo. Bata na yun, ano? Kinausap ko si Dr. Daos. Ito si Dr. Daos naman. Pasin na rin sa networking. Gusto ko yung bitch ka. Daos, gusto ko magkaroon ng tikasin na daos. Sabi naman ni Pastora, hindi yung agriculture, doktor, maganda talaga yung agriculture, makatulong tayo kasi pastor ka rin, pastora din ako. Dumay sa puto na galing sa President of the House, Pastora, doktor, mga harap mo ngayon, bakit in-insist mo talaga yung agriculture? Na nakuha mo? Tama? Kaya walang nangyari sa buhay mo kasi ganyan talaga. Ang networking is networking. Okay, pakita ko sa'yo. Dito mag-differentiate kung kikita ka dito. Now, pag pumasok ka ngayon, kapatid, ganitong gawin mo. Saan ba ako? User? Direct seller? Networking? Now, pag ikaw gumamit na ng produkto at gusto mo lang gumamit, ang tawag sa'yo, user. And please do not invite. Tama? User ka lang eh, mag-invite, magdamay ka pa. Na nakuha mo? Now, sa direct selling, dito kasi kapatid, 80% of your time, you have to push products so that you can earn. Yes? Hello? Yes. You have to push products so that you can earn. Kasi pag walang nabinta, walang kita, ang tawag ng direct selling, push the products hanggang kamatayan. No? Yes. Okay. 20% of your time, understand your products so that you can explain to your customer what is your products. Ang tawag yung direct selling. Now, sa networking, 80% of your time, you have to push, you have to build empire, or push the business, or build empire. Tama? Build people. And 20% of your time, you have to understand the system of your company or your group. That's network marketing. Lahat ng nakaintindi niyan, sila po yung naging millionaire sa networking. Lahat ng hindi nakaintindi, sila po yung hanggang dito na lang. Ngayon, you ask yourself, nasa networking ba ako o nasa direct selling? Mayroon ba akong binanggit na produkto dito? I mentioned any products here? No. I'm mentioning about how to build a group. Because if you're building a group, you are pushing more products, tama? You are pushing build volume of products here through package, through wholesaling, not retailing. Nakuha niyo ako? Ang hirap magbenta. Kahit din mo yung mga kumikita sa Manila ng millions, pag ganun-ganun lang. Tingnan mo yung nakakabuktong sa kapapalan ng produkto. Pero pag may bumili, use your products. Tama? Oo, may bumili, use your products. But your brand is to build people. Kasi if you're building people, more products movement.
discouragement. Discouragement. Dito po sa discouragement, actually kapatid, marami pong ano, marami pong mag-discourage talaga sa inyo. Hello? Marami pong mag-discourage. Palay ko sinasabi, always think positive. Positive lang. Don't think negative. Don't think, always think positive. Are you positive? Yes. Be positive always. Kasi maganda, actually, ang negative maganda yan sa negative ions. Kailangan may negative dito. Pero po sa utak po, hindi po pwede ang negative. Tama? Dapat positive. Okay lang magkwento? Yes. Mayroon pong flight. Sino po nakasakay ng airplane? Tasa ang kamay. Nakakita ng airplane? Tasa ang kamay. Okay. Mayroon flight. Boeing 717. Grabe. Malaysian Airlines. Nung airplane, di ba naranasan yung mga turbulence? Di ba mga turbulence? Dumating talaga, malakas talaga ang turbulence. Tama? So, dumating yung turbulence, lumakas yung turbulence, nagpapanik yung mga pasahero, yung mga passenger. Nung nagpapanik yung mga passenger, kapatid, grabe talaga nagpapanik sila kasi lumakas yung turbulence. Now, ang ginawa ng captain, sabi ng captain, positively, sabi ng captain, ladies and gentlemen, this is captain speaking. Please sit down, passenger seatbelt, and relax. Everything is under control. Sabi ng mga ano, sabi ng captain, oh, positive, tama? Maya-maya. Sa taas na, malupit ang turbulence, kumaga na, kumaga na, ang airplane, nagkagano-gano na. Hindi, nagpapanik yung mga tao, grabe talaga mga tao, panik talaga, nalulangin yung mga tao, grabe, umiyak yung mga tao. Alam mo, maya-maya, mayroon sila narinig boses para pa, Captain. Sabi ng Captain, ladies and gentlemen, this is Captain speaking once again. Please sit down and relax and pass it yourself, man. Set belt and calm down, and please repeat after me. Al Padre, when the people... Napansin mo, kahit grabe na, yung kapitan, nakita nyo sa movie, kahit grabe na, you're trying to calm the situation, yes? Positively, yes? Yes. Kasi always positive. Tama? Hindi po ako negative. Iba kasi masyado may emotion. Oo, may emotion yung iba. In-invite. Alam mo, kapatid, yung in-invite mo, kahit doon na tumat sa emotion, yung in-invite mo, tatlong hakbang lang, limot ka na. Tapos ikaw yung nag-invite, yung emotion mo, grabe. Ayaw siya. Ayaw sa akin. Nakasajin, grabe yun, angkap pa ng mukha. Kumain na, sasagasahan ko siya talaga umaman. Natulog na, grabe talaga siya. Masyado kayong may emotion. Victory Global, ayaw, gusto. Tulungan mo to. Next. I-apply mo to. SW3 next. Samuel join? Samuel na? So what? Next. Tama? Samuel John join? Samuel na? So what? Next. Because somewhere, someone is waiting to you. Nakuha niyo ako? Oo. Hindi yung, huwag naman ganito. Pag ayaw, Samuel join? Samuel na? So what? Next. Huwag mo magugulat naman yung tao. Huwag naman ganun. Sa utak lang, ha? No, huwag mo kausapin katabi. Huwag mo kausapin, ha? Kitang-kita ko. Okay. So what next? Because someone is waiting to you. Right person. Huwag ka na mag-emotion. Grabe siya. Balikan mo na lang pag kumita ka. Malay mo, pag-invite mo, nagkataon may menstruation. Nakuha, no? So, hindi ka ma-entertain. So, balikan mo lang na wala siyang menstruation. Yes? Na, maging makulit ka lang din. Kasi kapatid, sa maging makukulit, minsan, nakukulitan din, sumasali din sila. Tama? Balikan mo every other week, gano'n, balikan mo siya, pakainin mo. Pag kumikita ka, pakainin mo lang palagi. Huwag mo lang rekutin. Para magtaka siya, bakit pinakain mo ko palagi? Pag pinakain mo na palagi, hindi makayaw-ayaw, sasali din yan. Kaya pala pinapakain mo kung marami, ha? Oo, parang gano'n. Parang isang, mayroon isang bibigta ng Bible. Sino may Bible? Tasang kamay. Okay.
May nagbinda ng Bible. Itong nagbinda ng Bible, Lungo. Alam niyo, alam, hindi. Yung otak-otal. Alam niyo, otak-otal. Yung parang ako, otak-otal siya. Otak-otal, Lungo pa siya. Sabi niya, nangangato lang. Sabi niya, knock-knock! Open. Good morning, sir! Nandito ko na, sir. Bibita ko na Bible, sir. Ay, marami na kaming Bible! Mayroon kaming King James, HCT lang Bible! Mayroon na kami... Maganda to, sir. Yung bubuka niya. Makapal. Maganda, sir. Ay, mayroon na kami. Sir, malaki siya, sir. Malaki siya. Maganda to. Gusto mo, sir? Papabasahin ko yung... Hindi si sir! Sa alam, sabi ng tamay ba? Akin! Isulpok akin na! Isipin mo, babasahin yung hinisis? Kailan pa matapos yun? Maging makulit ka rin. Ha? Hindi po kayo, ayaw mo na rin. Kulitin mo lang din. Mali mo, wrong time, wrong place. Wrong mood. Wala sa mood. Mali mo nag-asawa, nag-aos na mag-asawa. Malay mo, hindi pinagbigyan ng asawa. Ikaw ba hindi pagbigyan? Excited? Okay? So nandun yung ano? So, always be positive. Positive ka lang, walang mawala kapatid. Okay? Palagi ko itong sinasabi na, do not let your emotion drive your life. Drive yourself. Huwag mong hayaan ibang tao yung mag-drive sa buhay nyo. Huwag kayo mapayag. Kasi pag pumapayag kayo na inidiktik yung sarili nyo, buhay, ang ibang tao magdiktik sa inyo, kawawa kayo. Are you with me? Oo. Kagaya nung buong pamilya, from Manila, nagbakasyon sila sa Baguio. Saka sila sa isang van. Pagdating sa Marcos Highway, nadisgrasya sila. Patay. Ang nabuhay lang yung pit nila na unggoy, yun ang nabuhay nila. Siyempre, ang unggoy kasi di basta-basta mamatay yan, tama? So, nung in-interview, pumunta yung mga cameraman at mga reporter, nakapag-interpret kasi yung tao dun sa unggoy, pati yung unggoy din. So, nung in-interview yung unggoy, "Unggoy, what happened?" Sabi ng reporter sabi yung unggoy, habang nag-drive, nag-aaway. Kaya bawal po mag-away ang mag-asawa pag nagda-drive, ha? Okay lang pag motor. Sweetie. Ayok ka. Okay? Huwag mag-away habang nagda-drive. Tama? Tapos sabi ng reporter, yung mga bata, ano nangyari? Kaya pala tulog. Natulog yung mga bata. Kaya... ikaw, anong nangyari? Yung unggoy. Walang hiya siya pala nag-drive. How many of us let your monkeys drive your life? How many of you here right now let your emotion drive your life? Ang hirap ng buhay, ganito na lang talaga ako. How many of you right now let other people to drive your life? Do not open. Pero kapatid, that's true. You're leading other people to take picture and to drive your life. Nakuha niya ako. If you want to become successful in life, don't let other people in anything else drive your life. So you must drive your life because you are the captain of your life. Am I right? Okay? Yan po ang pagkakaiba po natin. Because me and my wife, kami po yung nag-drive sa buhay po namin. Nobody can drive my life. Because we know already. So, always be positive. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Okay? Hindi yung pag-uwi mamay, nakalimutan uli. Ano ang usapan? Basta masaya siya. Tama? So, avoid discouragement. Alam yung discouragement, gawin mo yung taing. Alam yung taing? Sino hindi nakakita ng tae? Malay mo, hindi nakita ng tae. Ang tae, pag nakita mo sa daan, inapakan mo hindi.
Hindi ka naman, grabe ka, hayop ka. Di ba iniwasan mo? Hinakbang mo? Ang ibang kasi tao, duda, tayo kaya yun? Nakita lang yung tayo kaya yun? Hindi pa makontento binalikan pa, duda, kasi na tayo kaya yan. Parang mamuncha. Hinawakan. Siya, tayo nga, tayo. Buti, hindi ko napakan. Hindi niya napakan, natikman naman. Alam mo na ang tae, huwag mo lang tikman. Ayun, alam mo na, hakbangan mo na. Tama? Itawa. Kakabagin ka dyan, ha? Pagdating mo sa bahay, pagdating mo mamaya, pag-uwi niyo bukas o mamaya, negative yung asawa mo. Pag-uwi ng asawa mo, all you have to say, hi honey, I love you. Dito may tae dyan. Sabi ng asawa mo, sana. Basta may tae dyan, ano may tae. Pag naka-attend ng lang training yung asawa mo, doon na malaman siya pala yung tae. Nalagpo ako. So, guys, pag may mag-indicative sa inyo, anong tawag? Tae. Huwag mo sabihin pag-indicative tae ka. ano yun sis? Basta. Ang tayo po, nakakatulong. Sa bugyas, yung mga chicken tanyo, nagpapataba sa pizza. Tama? Tama tayo yun. So, ibig sabihin, dabor-dabor negative ka, dabor kang humahataw. Tama? Dapat yung tayo ang mapupo sa'yo. Dabor na negative ka ng pamilya mo, dabor mong patunayan. Dabor na negative ka ng kaibigan mo, dabor mong patunayan mo sa kanya, tama ka. Na hindi siya tama. Mali siya. Tama? Yes. Pag hindi yung pag-invite ko sampo, pag umalis, okay lang. Ibay niya ang sampo? Umalis? Anong sagot? Okay lang. Ibay niya ang 20? Umalis? Anong sagot? Okay lang. Iwan ko lang kung okay lang. Okay lang. Okay. Ang hindi okay, pag sampo, ang umalis, 11. 11 ang umalis, kasama ka na. Nagrigang di man detoy. Hindi talaga okay. Nakuha niyo ako? So guys, it's really important, just run. Just run. Ang buhay like a race. Ang buhay. Parang ubal yan. Tama? Parang ubal yan. Ngayon, mayroong malakas na kabayo, tumakbo, may nadapa siya, pero pag tuloy-tuloy lang, makakarating hindi. Mayroon namang iba dito, naglalakad lang. Tama? Oo. Pero makakarating pa rin. Tama? Mayroon namang ito, gumagapa. Pero makakarating pa rin. Mabagal man, pero pag tuloy-tuloy, basta tamang sistema ng dream team, makakarating ka rin. Tama? That's dream team, bro. Palakpakan natin ang dream team. Dream team, wala pong artihan. Tanggal natin ang arte. Needing to win. Win and win always. No matter what it takes, you have to win. Palagi itong sinasabi, 6 months to 1 year, do something na mayroon kang may pagmalaki dito. 1 year to 2 years, mayroon kang may pagmalaki dito. Car, hindi basta magkaroon ng sasakyan. Importante po magkaroon ng sasakyan. Ang hirap patagulan. Buntis yung asawa mo, tapos pasasakay mo sa jeep. Ang hirap nun. Ang ganda ng asawa mo, pasasakay mo sa jeep, sisilipan pa. Totoo. Alam mo sa MRT, sa Manila? Grabe. Walang kalam-alam yung gawain din namin yan. Doon kami sa gitna dati. Hindi lang kami nawakan. Tapos doon kami sa maganda para, bundol-bundol din dito. Diba? Puro ka, binata ko that time, Iris. Kalokohan ka lagi. Kaya huwag ka magkawala sa mga binata. So, yun ang totoo. Sa mangarap ka. Hindi masama ang mangarap. Bakit? Pag may pera ka, if you have money, guys, if you have money, you can help your family. If you have money, you can help even your relatives. You can help your other people. Nakuha niyo ako? You can help even your church.
makapagbigay ka sa church. Hindi yung magsimba ka, pagdating doon sa bigayan, kinakabahan ka kasi wala kang pangbigay. Nakuha nyo? Sounds familiar? Yes. Diyos ko, God knows to you. Tama? Yes. Magbigay ka, hindi, hindi masama. Ang Panginoon, kahit piso, basta from your heart. Tama? Pero kapatid, do something. Tama? No? No, hindi masama tumulong. Ang sarap po tumulong. Pag kumita ka, di ba, paaral ka, ang totoo matulungin, tumutulong sa hindi ka mag-anak. Kasi pagka mag-anak ka, that is your responsibility to help your relatives. Nakuha mo? Oo. So, hindi masama magpayaman. Pag yumaman ka kapatid, tumulong ka. Pero pala ito sinasabi, pag tumaas yung income mo, yumaman ka, bumaba yung pagkatao mo. Huwag isabay sa pera yung pagkatao mo. Lalaga pa kayang kapatid. For example, tumaas yung income mo, yung sungay mo rin tumaas. Tama? Wala yan. Marami nangyari yan dito. Pag tumita ka, bumaba yung pagkatao mo. Kung gusto mo mag-alahas ka, pati ito lagi mo ito ng alahas, basta yung pag-uugali mo, mapagmahal ka sa kapwa-tao. Ang pagiging humble, wala yan sa damit. Nasa attitude yan. Hindi totoo na sa damit, kasi ang damit niya ganyan, pero ayaw humble. Kasi yung humble, ang ikaw kayo. Tama? Kinawawang mo yung katulong niyo. Tama? Nasa attitude yan. So, it's like a kite. Kahit matulin na ang kite, but the string always attached to the ground. Dapat palagi ganun, ha? Pag kumikita yan. Wala kang gagawin ulit kung magpayaman. Magpayaman ka, kapatid. Minsan ka lang mabuhay sa mundo with your kids. Magpapayaman ka. Hindi po totoo madala po ka, pag mamatay ka, madala sa lahat o kahit sa magpunta. Hindi madadala yan. Pero maiiwan mo yan sa pamilya mo. Yes. At alam na alam mo, walang mag-GRO dyan at magbibig. Grabe, alam mo, ayat niya ako dyan pag makita ko yung mga nag-approach-approach sa akin. Mga taga-UP, taga-SEO, iganon ko lang sila, bayaran ko lang ng 6,000. Paano kung anak mo yun? Paano kung sarbaya ko? Tapos na. Mga estudyante, walang pang-exam, kumakapit sa may pera. Dami dito. Way back 2012, isa sa Miss University dito, sa isang department, alam mo, 6,000 lang, kukunin ko lang siya, 6,000. Kasi pang-exam, alam mo, sabi ko, naiyak ako, paul talaga. Binura ko yung bading, mabugaw. Paano kung anak mo yun? Nakuha mo. So, we are deserved for that. No. Nagawa niya yan. Sabi mo, anak, bakit ginawa mo yan? Alam mo, sagutin ka anak mo. Papa, gusto ko makagraduate. Kaya binibinta ko whatever it is, whatever, patay kung patay makagraduate na ako kasi I want to change my life. Ikaw yung tata, ikaw yung nanay, gawin mo. Iyak ka na lang. Because always there's a reason why ginawa nila yan. Tama? Tama? So ngayon, habang malakas tayo, do something. Not for yourself because matanda na tayo, but for our kids, for our grandson. Gawin natin to. Me and my wife, grabe, our goal, my goal in life, maliban sa mga anak ko, maliban sa asawa ko, I will spend my life to reach out people like you guys, to inspire people, to help people, to sampal-sampal sa mukha ng tao na dapat gawin yan. Kasi ang buhay is not easy. Na nakuha nyo? Pag-inipit na yung sarili natin, kung anong ginagawa natin, look at guys. May mga negosyo ako, ang hirap pang negosyo. Malaking kapital, malit income. Ang ano naman nga, ang sahod na ngayon, napakamura ang sahod ngayon. Halos hindi mo na, parang wala kang karapatan kumain na masarap dahil sa salary mo. So sa Victory Global, ang Victory Global pwede magbigay ng kayamanan. Maniwala ka lang, pagtulungan natin to. Mamaya po, i-announce ko po, mamaya, kung kailan ko iikot. Magtulong natin kapatid. Wala pong masamang matulong. Bago matapos. Hey, matapos na. Yes. Iba tapos. Napapasa ka lang. Yan na ganun. Matigas kasi. Yung baboy, 10 years. Okay lang ang kwento? Hello? Hi. Are you okay? Yes. Okay, mayroon isang Indian chief.
championship, ano siya? Nag-asawa siya. Nag-asawa siya ng Pilipinas. Hello? Kung ano magsalita, bawal mo na ako ito. Nag-asawa siya. Nag-asawa siya kapatid. Sindi, matanda siya na hindi ko pag-asa. Nag-asawa siya ng ano? Nag-asawa siya. During their wedding day, di ba, the first their night, di ba, excited? Tama? Hello? Excited. So, nung excited, siyempre, kumatok na sa kwarto yung Indian chief. Wife! Reply! Sabi ng Indian chief. Siyempre, yung babae, kabata-bata lang, 18 years, wala magaw, asawa na eh. Oo, no? Hinagubad yung ano, babae. May music pa. 18 years old. Tapos yung lalaki, 65 years old. Ha! Tumagan yung lalaki. Grabe talaga. Gusto na sa baba niya. Bibigyan mayroong kumatok. Yung right hand pala na yun ng Indian chief. Right hand. Sabi niya, chief, it's time to go. Because there's a war. We will go to fight. Sabi ng right hand ng Indian chief. What? We will go to fight. There's a war. Please. Sabi niya, wait! Wait for me. I'll be back and we will fight. After 6 months, bumalik yung asawang Indian chief. Dubuan. Pero nanalo sila. Pag-open niya sa pinto. Sabi niya, why? I'm back. We will fight. Sabi yung asawang nakatalikod, umiyak. Pagharap, Bundes! Sabi niya ng Indian chief, what? Minimum caps? Minimum caps? How can we become? Sabi ng Mrs. Husband, I'm sorry. Minimum scam, you no cap. That's why minimum cam. That's why we become. Guys, sumali kayo sa hindi. Minimum comes. And mini man comes. Tama? Ayaw mo sumali ngayon? Oo, pumunta ka sa pangbansa. Pagdating mo doon, recruiting ka Victory Global pa rin. Magkasakit ka sa ospital, balik ka sa Pilipinas, pibintahan ka pa ng bichita. Ano, pumunta ka sa ilalim ng daan ng lalim, gusto ko doon sila ng daan, Victory Global dito. Kahit ka sa magpunta, puro ka Victory Global. Kaya pagtulungan po natin ito. Nakuha niyo ako? Yes. Are you happy? Yes. Okay, guys. Mayroon pa akong ano, mayroon akong tatawagin. Itong tao na to, hindi po niya alam tatawagin ko siya. So, very surprised to, no? So, biglaan po to. Kaya ko sinasabi, now prepare. Kasi tatawagin kita. Okay? Gusto niyo malaman siya? Bata lang po to kapatid. Mga 28 years old to. Tama. So ito, kumikita siya guys. Single to, kumikita siya. Nagugulat siya sa kita niya ngayon. Ito isa po siya sinandalan ko ngayon na tao. Gusto ko itong magsalita. Kahit konti lang. Tama? Kung gusto mong suportahan kita, salita ka. Grabe, takot ano? Ganun man ako. Kumita siya lang, 10,000, 7,000, basta malaki chicken niya, hindi ko na ano pero makikita siya. Bago siya kuma, 1 month legit. Okay? Gusto ko pag-sabi isang palapak, ha? Isang palapak! Oo, oh, sabay. Okay. Isang palapak, sabay tajak, tapos sige, ho, yan ha? Isang palapak! GLA, Good Learning and Listening Attitude. Okay? Isang palapak, sabay tajak, sabay sige, ho. Tama? Isang palapak! Dalawang palapak! Tatlong palapak! Milyong-milyong palapak para kay Oliver! Yes! Palapak ka natin eh! I love this person! Ayan! Alay!
Kaya nga di ko gaw. Kararating lang namin kanina nung 1. Sakto, sumaka. On time kami sa, ano, sa training. Tapos, yung ano, yung reason bakit sumali ako dito is isa na yun. Pero yung reason ko talaga is ano, sa pamilya ko. Walang wala kami. Eh nung nagpapasalamat ako sa ano, sa tita ko, sa ano, si Doktora Tuyang sa amin, kasi siya yung nag-invite sa akin. Sabi niya, kung wala kang ginagawa, ito gawin mo. Tapos, sige pa, paano ba yan? Tapos sabi ko, basta, sali ka, tuturo namin. Tapos nung sumali ako, tinuro, in-apply ko, kay check eh, yung first check ko is, ano, 6. Tapos yung second is, 12. Yung, ano, yung dahil sa, ano, yung na-appreciate ko sa company natin is yung, ano, yung support system, yung nagtutulungan lahat para ano, para ano, pag ako kumikita kasi tinutulungan ko siya, siya kumikita dahil, ay siya kumikita at tinutulungan ako. Kaya dito sa company, yung na-appreciate ko talaga is yung support system na hindi ko na, dati akong networker dito noon. Kaso hindi ko yun nakita. Kaya doon, yung na-appreciate ko dito sa company is yung support system. At palaging tinuturo yung ano, yung reason bakit mong gawin to. Huwag mong gawin to kung ano, mababaw lang yung rason mo. Yung rason ko kung bakit ginagawa ko to, ako, sorry Abs, hindi ako single. Hindi ako 28 years old, 21 years old ako. Correction lang po. 21 years old. Nag-start ako noong April 16, ngayong last month lang. After 2 weeks, nagka-check eh. Yung second check ko, kakakuha ko lang last week. Meron ulit next week. Yes. Next week. Yes. Sinasabi kong rason ko dito is yung family ko, walang-wala din kami. Yung tatay ko, 67 years old, nagkakarpintero pa. Yung nanay ko, malapit ng mag 50 years old, nandun pa, nagbabantay sa isang meat shop. Yung rason ko kung bakit ko ginawa to is, gusto ko silang ano, pagpahingahin. Kasi... Pahinga sa trabaho. Kasi ano, yung tatay ko, 67 years old, matanda na yun. Nagtatrabaho pa ng mabigat. Tapos yung nanay ko, may, ano, medyo tumataas ng BP, naaarawan, nauulanan dun sa market na nagtitinda. Yung ginawa kong goal ko is, after 1 or 2 years, kahit hindi pa ako mayaman nun, kahit financial stable lang para pag ano, pang hire ng mga carpenters na magtatrabaho sa shop para hindi na yung tatay ko kasi matanda na nga siya. Yung nanay ko makapagpahinga na mag-relax kasi konti na lang yung oras nila eh. Reality yun eh. Hindi natin maitatanggi na pag ano, yung magulang mo is ano, para sa mga bata ay kailan ko to, yung pag yung parent mo 67 50 is hindi mo na maitatanggi na ano, malay mo baka bukas ano, kaya ginagawa ko to para mag-relax sila, ma-enjoy yung buhay nila kasi yung doon ko nakita dito sa company Victory Global ko nakita yung ano, parang nagbago yung buhay ko dito kasi dati ako painom-inom lang diyan, pabisyo-bisyo, walang pakialam sa magulang. Nung nandito ako, dito ko nakita kung ano,
paano pahalaga ng ano yung pamilya. Kasi yun nga, sabi ko, konti na lang, hindi ko itatanggi, konti na lang oras ng mga magulang ko. Yung goal ko, mag-relax man lang kung ano man yung natitira nilang ano, time. Mag-enjoy sila. Kaysa naman sa maghirap, tapos wala, hindi nila na-enjoy. Yung ano, gusto kong mangyari sa kanila, pasubalit ko sa ano, sa sacrifices nila kasi ako, hindi ako matinong bata nun. Kung mag-aaral ako ngayon, mag-4 years na ako sa ano, first year, iba-ibang course. Yes! Oh, kaya ako ginawa to kasi wala na akong pupuntahan. Ito pala yung talagang para sa akin, kaya nagpapasalamat ako sa kay Tita, tapos kay Apps na nag-approach sa kanya, na in-approach ako, tapos nakasali ako sa isang napakagandang company. Yun lang po, salamat. Yes! Yung mga tatak, tayo kay Oliver!